Hindi ko alam kung anong itatawag ko sa sarili ko dahil sa ginawa ko. Baliw ba ako o kagagahan ba? Dahil dumalo pa ako sa kasal ng lalaking naligaw sa akin. Pero kaibigan ko ang pinakasalan. Wala naman sana kasing problema kung walang nakakaalam na naligaw si Vin sa akin. At walang paapaalam na bigla na lang nawala. Kaya lang halos lahat ng dumalo sa kasal. Alam na nagkaroon kami ng nakaraan. At akala ata may gagawin akong hindi maganda sa pag-attend ko sa kasal na to. Kasama nandoon ang pinsan ni Vince na si Russell. Gusto kong ipaliwanag ang sarili ko na hindi ko man lang minahal si Vince. Ay hindi ako para gumawa ng masama sa kanila bilang gante. Pero naiinis talaga ako sa Russell na yun. Kasi pinapalabas niya na nagsisinungaling lang ako. At walang katotohanan ng sinasabi ko. Wala naman akong pakialam sa kanya. Pero nakakapuno at nakakapikon na kasi talaga ang ginagawa niya. Kaya kahit mapahiya siya, sinigawan ko siya sa harap ng maraming tao. Wala akong pakialam sa kanya, sa mararamdaman niya. Pero nagulat ako sa ginawa niya. Bigla niya na lang akong hinalikan. At ang mas pinagtataka ko, bakit parang tumigil ang ikot ng mundo at ang tibok ng puso ko? Anong tawag sa pakiramdam na to? Masyadong bago para sa akin. Hello mga ka-MV! Ngayon ay isa na namang love story ang ibabahagi ko sa inyo na sana ay may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Ito ay pinamagatang Scheming Pretentious Princess. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nakatanaw si Sarah sa magkasintahan na sina Vince at Rachel na magkatabing nakatayo sa harap ng bulwagan kung saan idinaraos ang engagement party ng mga ito. I'm so delighted to tell all of you that this lady beside me will soon be my wife. Sayang anunsyo ni Vince sa tapat ng mikropono. Nag-cheer at nagpalakpakan ng mga bisita. And I'm so excited to become Mrs. Vince De Leon. Sabi naman ni Rachel, kitang-kita sa mukha nito ang labis sa kasiyahan. What can I say? Ayaw na niya akong pakawalan. Pabirong sabi ni Vince at saka ito nagkibit-balikat. Pabirong hinampas ni Rachel sa dibdib si Vince at ginantihan ng huli ng matamis na halik sa mga labi. The people cheered even more. Sarah smiled and cheered with them. Nakipagngitian pa siya sa katabi niya. Kung titingnan siya ay masasabing masaya siya at natutuwa sa anunsyo ng dalawa. Pero ang kalooban niya ay kabaligtaran nun ang totoong nararamdaman. Wala siyang balak na dumalo sa okasyong yun. Naisip lang niya na baka isipin ni na Vince at Rachel na bitter siya. Besides, there was nothing to be bitter about. Lumapit na siya sa magkasintahan at binati niya mga ito. Todo ang ngiti niya. Nginitian siya ni Rachel at saka hinalikan sa pisngi. Thank you for coming, Sarah. I'm so glad you made it. Ang akala ko hindi ka makakapunta. I would never have missed this day. Sabi niya at nginitian din ito. Binalingan niya si Vince. Congratulations! Ipinulupot ni Vince ang isang braso nito sa baywang ni Rachel. Salamat! Sabi nito at saka ngumiti ng malapad. 8 months ago, she thought Vince had been under her spell. Hindi pa rin siya makapaniwala na nasayang ang effort niya para mapaibig ito. Hindi pa nangyaring nabigo siya sa mga plano niya. Mula nang magbago siya ng image, ay nakuha na niya ang lahat ng gustuhin niya. Who would have thought that she would fail this time? I thought you weren't coming. Tanong sa kanya ni Vince. Oo nga eh. Hindi dapat ako pupunta kasi masakit makitang ikakasal ka na. May bahid ng katotohanan na biro niya. Oh, come on. We both know you were never in love with me. Sabi nito. Ngumiti na lamang siya dahil totoo naman ang sinabi nito. Nagtatrabaho siya sa isang multinational company. Ang Costco Group of Companies o CGC na nagpo-produce ng iba't ibang klase ng beverages. From water to juice drinks to carbonated soft drinks. Ang CGC ay pag-aari ng lolo ni Vince na si Don Timoteo De Leon. Ang main office nun ay nasa Makati. Siya ang isa sa mga supervisor sa isang planta nun na nasa Cavite.
Bihirang dumalaw ang matandang don sa kanilang planta. But they were under the strict supervision of his grandson, Vince. Si Vince ang plant manager at pinaka-boss nila sa planta. 8 months ago ay siya ang idinedate ni Vince. Dahil magkasama sila sa trabaho, ay hindi nakatakataka kung na-develop sila sa isa't isa. Lalo pa at direkta siyang nagre-report dito, kaya madalas silang magkita. Minsan ay isinama niya ito sa high school reunion nila. At doon ay ipinakilala niya ito sa dating kaklase niya na si Rachel. Pansin agad niya na na-love at first sight si Vince kay Rachel. Kaya hindi na siya nagtaka kung bakit na mga sumunod na araw ay nabawasan ang atensyong ibinibigay sa kanya ng lalaki. Hanggang sa nalaman niya na may relasyon na mga ito. Ngayon, kahit 5 buwan pa lang magkasintahan, ay nagpa siya ng magpakasal ang mga ito. Wala naman siyang masasabing masama kay Rachel. Mabait at tahimik ito. Pero hindi niya masasabing naging magkaibigan sila. Ang totoo, wala siyang masasabing naging kaibigan talaga niya noong high school. Kung hindi sana niya isinama si Vince sa class reunion na yon, malamang na siya ang kasama nitong nag-eestima sa mga bisita sa engagement party ng gabing yun. Siya ang may kasalanan kung bakit ginto na ay naging bato pa ang love life niya. Oh well, dapat na niya yung kalimutan para makapag-move on na siya. Lumayo na siya nang maging abala na sina Vince at Rachel sa pag-eestima ng ibang bisita. Hindi na rin siya nakipag-usap sa ibang tao sa party. Napapagod na siya dahil buong gabi na siyang nakangiti at nagpapanggap na masaya. Napilitan lang naman siyang makihalubilo dahil kung hindi niya gagawin yun ay baka isipin ng mga bisita, lalo na ng mga lalaki, na tahimik siya. Kaya kailangan niyang panindigan ng pag-arte. Total naman ay tapos na niyang batiin sina Vince at Rachel. Pwede na siguro siyang umuwi. Lumabas siya ng bulwagan at naglakad palabas ng mansyon ng mga De Leon sa loob ng exclusive village sa Trece Martinez City. Napakaluwang ng property na yon. Ang bulwagan pa lang ay kaya nang tumanggap ng hanggang 300 bisita. At isang bahagi pa lang yon ng kabuuan ng property. Dahil wala namang tao sa paligid at wala naman yatang nakakapansin sa kanya, ay naisip niyang libutin muna ang maluwang na bakuran at pagmasdan ng lugar na sana ay napunta sa kanya kung siya ang piniling pakasala ni Vince. Napansin ni Russell ang isang babae na palabas ng bulwagan kung saan ginaganap ang engagement party ng pinsan niyang si Vince at ng fiancé nito na si Rachel. Late siyang dumating sa party dahil ipinatawag siya ng lolo niya. Hindi ito dumalo sa okasyon at maliban sa kanya ay walang ibang nakakaalam na nasa mansyon din ito sa Cavite. Kinausap siya ng lolo niya at muling inutusan na magpakasal na rin. Matagal na nitong ipinipilit sa kanya na pakasalan niya ang anak ng kumpare nito na si Rina. Pero matagal na rin siyang tumatanggi sa ideyang yun. Ang akala niya ay tapos na ang usaping yun. Subalit binuksan na naman yun ang kanyang lolo. Siguro dahil yun sa pagsuway ni Vince dito. Hindi gusto ng lolo niya si Rachel para sa pinsan niya. Sinisira daw nila ang magandang plano nito para sa kanilang magpinsan. Sinusunod niya ang bawat sabihin ng lolo niya pero hindi siya makakapayag na pati ang pagpili ng babaeng pakakasalan niya ay sasaklawan nito. Hindi siya magpapakasal sa babaeng hindi niya mahal. Nang sabihin niya yon sa lolo niya ay nagtalo sila. Yes, he was a hopeless romantic. He was conceived out of love. Ipinaglaban ng mga magulang niya ang pagmamahalan ng mga ito kahit tinutulan niya ng kanyang lolo, gaya ng kanyang papa. Gusto rin niyang makatagpo ng babaeng mamahalin niya ng wagas. Nakahanda siyang gawin ang lahat para sa babaeng yun kahit mawalan siya ng mana mula sa lolo niya at magalit ito sa kanya. Kung nagawa ng papa niya na talikuran ang lahat ng yaman para lamang sundan ang babaeng mahal nito, magagawa rin niya yun. Naalala niya ang love story ng kanyang mga magulang. Nakakalungkot isipin na agad ding nagwakas ang pag-ibigan ng mga ito. Noong 7 taong gulang siya ay binawian ng buhay ang mga ito dahil sa isang aksidente. Sa bahay ampunan na siya literal na pinulot ng lolo niya. Nabalik ang atensyon niya sa babaeng lumabas ng bulwagan. Papasok na ito sa mansyon. Kilala niya ang babae. Kung hindi siya nagkakamali, ay ito si Sarah Dailo, ang idinedate noon ni Vince
at nagtatrabaho rin sa planta ng CGC sa Cavite. Ilang beses na rin silang nagkasama nito sa ilang gatherings na dinaluhan nilang magpinsan. Unang kita pa lamang niya kay Sarah ay naramdaman na niyang hindi ito mapagkakatiwalaan. She was too nice and too meek to be trusted. Parang hindi totoo ang ipinapakita nito. Maging ang pagngiti nito ay parang aral. She was beautiful, alright. In fact, she was gorgeous. She could make a man go mad just by looking at her. Base sa kilos at pananalita nito, ay masasabi niyang hindi ito lumilihis sa mabuting asal. Parang hindi nito kayang gumawa ng masama. She was like a helpless bunny. Her action showed one thing, but her eyes said something else. Hindi nga lamang niya masabi kung ano yun. Ang tingin niya rito ay isang gold digger. Pero wala siyang makitang ebidensya para mapatunayan yun, kaya hindi siya makapagsalita laban dito. Pero aaminin niyang kinabahan din siya sa kung ano man ang kaya nitong gawin. Hindi ang tipo nito ang tipikal na babaeng napapaugnay sa pinsan niya. She was just too nice. Or at least that's what she seemed to be. Hanggang sa dumating si Rachel sa buhay ni Vince, suddenly, Sarah became history. Noon lamang siya napanatag. Mabuti na lamang at nabaling sa iba ang atensyon ng pinsan niya. So what are you doing here, princess? Posibleng may binabalak ito kaya hindi na siya nagdalawang isip na sundan nito. Baka sa pagkakataong yun ay madiskobre na niya ang sekreto nito. Mapapatunayan na niyang hindi ito perpektong empleyado. At sukdulan ng bait na kaibigan gaya ng sinasabi ng pinsan niya. Waring hindi nito napapansin ang pagsunod niya dahil manghang-mangha ito sa mga nakikita. Mabagal itong naglalakad at tila ninanamnam ang bawat paghakbang sa marmol na sahig ng pasilyo ng mansyon. The corridor was filled with pieces from his grandfather's antique collection, one of which Sarah was holding. Nagkakahalaga ng hindi bababa sa 200 piso ang lumang vase na hawak nito. She was looking at it with fascination. Mula sa kinatatayuan niya ay nakikita niya ang profile nito. There was a glint of awe in her eyes. Her fingers were tracing the flower painted on the vase. Aaminin niyang maski siya ay nafafascinate dito. The expression of her face was very different from her usual expression when she was in front of other people. Muntik pa siyang matawa nang katok-katokin nito ang ilalim ng vase. Pagkatapos ay sinilip nito ang loob nun. Hindi na siya magugulat kung anumang sandali ay ihahagis nitong vase para tingnan kung mababasag yun. Nang mukhang nakumbinsi ito na antik nga ang vase, ay ibinalik na nito yon sa kinuna nito. At saka ito nagpatuloy sa paglalakad. He followed her. Huminto ito sa tapat ng mga nakasabit na painting. Nakuha ang atensyon nito ng isang painting. Nagkubli siya sa kabilang pader para hindi siya mapansin ito kung sakaling lilingon nito. Hindi niya gaanong makita ang mukha nito habang nakatingin sa painting. Matagal na pinagmasdan nito yun. Para pangang nararamdaman niya na nais nitong hawakan yun. Maya-maya ay nagpatuloy na uli ito sa paglalakad. Mukhang nais lamang nitong i-explore ang lugar pero sinundan pa rin niya ito. Saglit siyang huminto sa painting na tinitigan nito. Kumunot ang noon niya sa abstract painting na yun. Sa unang tingin ay mahirap yung maintindihan. Pero habang tinititigan niya yun ay unti-unti niyang nakita ang isang babaeng nakaharap sa salamin. But the image was a little distorted. Ano naman kaya ang nakita ni Sarah sa painting na yun para titigan ito? Pagdating sa pinakadulo ng pasilyo ay naabutan niyang papasok na ito sa wine cellar. Nagtaka siya kung bakit nakabukas ang pinto nun. Siguro ay naiwan yung nakabukas ng isang katulong. Napailing-iling siya. Kapag nalaman yun ang lolo niya ay siguradong magagalit ito. Doon nakatago ang mga pinakamamahal nitong alak na ipinalalabas lamang nito kapag may malaking pagdiriwang sa mansyon. Isa ang alak sa mga hilig ng lolo niya. In fact, lahat ng mansyon nila, maging yung nasa Maynila at Palawan, ay may wine cellar. Umaba ng hagdan si Sarah. Nagpalipas muna siya ng ilang sandali bago niya sinundan ito. Hindi agad niya ito nakita dahil malaki ang silid. Meron doong 7 nakahilerang shelf para sa mga alak.
Ilang sandali pa at natagpuan niya ito sa pinakadulong shelf sa kaliwa. May hawak ito na isang bote ng red wine. Nakapaan na ito at nasa isang tabi ang wedge sandals nito. Muli parang naaaliw at namamangha ito sa nakita. Nagpasya na siyang lumapit at magpakita rito. Hihilahin niya ito palabas dahil baka malaman pa ng lolo niya na may nakapasok doon na hindi kapamilya. Pero sa halip na matakot ito, pagkakita sa kanya ay bumuntong hininga ito at casual na nagsalita. Ako dapat at hindi si Rachel ang nagmamayari ng mga ito. Ang swerte niya. So, he was right. She was a gold digger. Nagpapanggap lamang itong mabait sa harap ng mga tao. Pero ang totoo, may motibo ito sa pakikipaglapit sa pinsan niya. Pero bakit parang nasaktan siya at nadismaya? Dahil tama ang hinala niya? Marahas na kinuha niya mula rito ang bote ng alak at ibinalik yon sa pinagkunan nito. Nang tingnan uli niya ito ay inis ang unang bumalatay sa mukha nito. Pero napalitan niyo na pagkagulat nang wari ay makilala siya. Russell? Tumaas ang isang sulok ng mga labi niya. Kung hindi siguro niya alam ang tunay na kulay nito, malamang na hindi niya mapapansin ang pagpapalit ng ekspresyon nito. She was an expert at pretending. He realized. What are you doing here? Tila nahihiyang nginitian siya nito. Tinitingnan ko lang ang mga alak. Himing sagot nito. Stop acting, Sarah. Halatang nagulat ito. Tumingin ito sa mga alak bago pa niya lubusang makita ang pagkayamot nito. Pero napansin pa rin niya yon. Nang ibalik nito ang tingin sa kanya, ay nasaan yun na uli nito ang pagiging inosente at clueless. Anong ibig mong sabihin? Napailing-iling siya. Sukol na nga ito ay pinipilit pa rin itong magmukhang inosente sa harap niya. He had to give her credit for trying so hard. I know you're trying to trap Vince into marrying you, but your plan failed. Umataras ito at tinitigan siya. Wala akong naiintindihan sa mga sinasabi mo. Oh yeah, nanguuyam na sabi niya. Was she trying to convince him that she was innocent? Pwes, hindi ito magtatagumpay dahil hindi siya madaling mauto. Bumuntong hininga ito. She looked upset. Hindi ko alam kung bakit mo nasasabi yan. Ikakasal na si Vince. Ano pa ba magagawa ko? Malungkot na sabi nito. Malamlam ang mga mata nito at tila maiiyak. Parang gusto na niyang maniwala rito. Gayunpaman ay nagmatigas pa rin siya. Paano nga kung totoong minahal talaga nito si Vince? Huwag mo sabihin hindi mo naiisip na bawiin si Vince kay Rachel. Yumuko ito. Ganyan ba ako kasama sa paningin mo? Tanong nito na tila masamang masama ang loob sa kanya. Was he wrong? Hindi kaya nasasaktan talaga ito sa nangyari? O baka talagang tanggap na nito ang kabiguan at naroon lamang ito para magpaalam? Suddenly, he felt guilty. Hihingi na sana siya ng paumanhin dito nang magsalita ito. Oh well, napapagod na rin naman akong umarte ngayong gabi. Mukha namang hindi ka rin makukumbinsi sa mga simpleng salita, kaya ayoko na magdrama. Saglit siyang natigilan sa sinabi nito. Naamay siya kung gaano ito kabilis na magpalit ng ekspresyon. Kanina lamang ay parang maiiyak ito. Ngayon ay parang wala na itong pakialam. Bahagya pang nakataas ang isang sulok ng mga labi nito. I knew it. You were just acting all this time. Muntik na siyang maniwala sa pag-arte nito. Nang gigigil siya sa inis. Sinasabi na nga ba niya at hindi ito mapagkakatiwalaan. Lumabas na tayo rito dahil bawal pumasok dito ang hindi kapamilya. Hahawakan na sana niya ito sa braso nang umatras ito. Pwede naman siguro kung magiging parte pa lang ng pamilya. For goodness sake, he's getting married! Nang gigigil na sabi niya. Mukhang may balak itong pigilan ang kasal ni Vince at Rachel. Bakit pa hindi na lamang nito tanggapin na natalo ito at hindi ito mahal ng pinsan niya? Ganun ba ito kadesperada para sirain ito ang kasal ng dalawang taong nagmamahalan? Pinagtaasan siya nito ng isang kilay. Bakit? Siya lang ba ang apo ng lolo mo? Naningkit ang kanyang mga mata nang maunawaan ang ibig nitong sabihin. And you think papansinin ka ni Troy? Sabi niya na ang tinutukoy ay ang kapatid ni Vince. You see, Vince almost hooked up with me.
Kung hindi lang niya nakilala si Rachel, baka ako ngayon nakasama niya sa party at nag-entertain ng mga bisita. Mayabang na dagdag nito. Kung pumapatol lamang siya sa babae, malamang na kanina pa niya napilipit ang leg nito. Ang lakas ng loob nitong sabihin sa kanya ang plano nito. You think I would let you? Naghahamong sabi niya. And you think you can stop me? Nagsukatan sila ng tingin. Hindi siya makapapayag na hayaan ito sa masamang balak nito sa pinsan niya at makuha ang kayamanan ng kanilang pamilya. Napalingon siya sa pinto nang may narinig siyang boses mula sa labas. Malamang ay may nakapansin na bukas ang pinto ng wine cellar. Pinalikuran na niya si Sarah at ipina siyang lumabas ng pinto. Hindi pa siya nakakalayo nang biglang hilahin ito ang buhok niya. Ano kaya ang totoong balak ni Sarah sa kasal ni na Vince at Rachel? May magagawa kaya si Russell? Dahil sa panic, ay pasabunot na hinila ni Sarah ang buhok ni Russell para pigilan itong lumabas ng wine cellar. Nagbabaga ang tingin na ipinukol nito sa kanya. Mukhang anumang sandali ay huhulagpos na ang galit nito. Pwes, hindi niya ito hahayaang magsalita. Kailangan itong tumahimik. Nang bumuka ang mga labi nito, para marahil kastiguhin siya, ay tinakpan niya ng kamay niya ang bibig nito. Mas mataas ito kaysa sa kanya. Isa pa nakapaalamang siya, kaya madali nitong nabaklas ang kamay niya. Nagsalubong ang mga kilay nito. Marahil kung kuto siya, ay kanina pa siya tineris nito. Pero saka na niya haharapin ang galit nito. Hindi maaaring may makakita na magkasama sila nito sa tagong lugar na yon. Kaya nang akmang magsasalita ito, ay ginawa niya ang isang bagay na sigurado siyang hindi niya maiisip na gawin kung nasa katinuan siya. She kissed him on the lips. Naramdaman niya ang pagkagulat nito sa ginawa niya, kaya bahagya siyang napangiti. Dinatigilan ka. Of course she didn't know how to kiss. Masasabi niyang yun pa lamang ang pangalawang beses na may nahalikan siyang lalaki. Ang una ay sa nobyo niya noong college na si Louie. Minsang hinalikan siya nito. Pero sa halip na tugunin yun, sapak ang inabot nito sa kanya, kaya nakipaghiwalay ito. Vince, on the other hand, never tried to kiss her. Kahit ilang beses silang lumabas, hindi nito sinubukang halikan siya. Kaya ngayon, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Basta inilapat lamang niya ang mga labi niya sa mga labi ni Russell para patahimikin ito. Nang handa na siyang pakawalan nito, ay nabigla siya nang gumalaw ang mga labi nito. He was kissing her for real. Nakahawak sa likod ng ulo niya ang kaliwang kamay nito, kaya hindi niya magawang lumayo. Habang ang kanang kamay nito ay nasa likod niya, at hinihigit siya palapit sa katawan nito. Nanlaki ang mga mata niya at tila na blanco ang isip niya sa ginagawa nito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. She didn't know how to respond. His kiss was giving her a heavy feeling. Parang may naguudyok sa kanya na tumugon, pero hindi rin siya makapag-isip ng matino. Sa wakas ay pinakawalan na rin siya nito. Tiningnan siya nito ng mataman. She saw confusion and pleasure in his eyes. And something else. Siya naman ay parang lumulutang ang isip. Saka lamang niya na-realize na nakakapit na ang mga braso niya sa mga balikat nito. Parang natauhan siya at itinulak niya ito. Iyak! Pinunasan pa niya ng damit ang kanyang mga labi. Bago pa ito makapag-react, ay sumilip na siya sa labas ng pinto. Kay bilis pa rin tibok ng kanyang puso. Parang nanginginig din ang kanyang mga tuhod. Wala na ang katulong at nakasara ng pinto. What did you say? Tanong sa kanya ni Russell nang sundan siya nito. Humarap siya rito. Halata sa anyo nito na nainsulto ito sa sinabi niya. Pero kahit kinakabahan, hindi siya nagpasindak dito. Yak! Ulit niya sa sinabi. Pero ang totoo na gustuhan niya ang halik nito. Kung marunong lamang siyang humalik, malamang na nagpadala na siya sa simbuyo ng kaning damdamin at nakipaghalikan na siya rito. She was very sure he knew how to please a girl. Namula ang buong mukha nito, waring nagpipigil lang ng galit. Hindi na siya magtataka kung iniisip nito na sakalin siya, pipiin
at ipasok sa loob ng isa sa mga bote ng alak sa tabi niya. Sa tabi nila. Yak! Ulit nito sa sinabi niya at saka siya inismiran. Hindi ka nga marunong tumugon ng tama. Natural. Dahil hindi naman talaga siya marunong sa larangang yon. Pero hindi na nito kailangan malaman pa yon. That's because you're a lousy kisser. Hindi mo ako nagawang patugunin sa halik mo. I suggest you practice more. Payo pa niya. Tila lalo itong napahiya, kaya ngaling-ngaling tumawa siya. Hindi niya akalain na masasabi niya yon. Baka iniisip na nito na eksperto siya sa pakikipaghalikan. Kung alam lang nito na nanginginig pa rin siya sa nangyari. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang unang nanghalik. Hindi nagpapatalong sabi nito. Hindi ko lang maatim na may makakita sa akin na kasama ka. Hindi yun maganda para sa image ko. Ganting sabi niya. Oh, you're protecting your image, ha? Puno ng sarkasmong sabi nito. Why? Dahil ba gusto mong maging perpekto sa paningin ni Troy? Gusto niyang pabulaan ang sinabi nito, pero hindi na lamang siya nagsalita. Total siya naman ang nagbigay rito ng maling impression na gusto niyang akitin ang pinsan nito. Hindi niya akalain na maiinis siya dahil pinaniwalaan nito yon. Oh well, she had nothing to explain to this man. Bahala na ito kung anong gusto nitong isipin. Binalikan niya ang kanyang wedge sandals. Sa halip na isuot ang mga yon, ay binitbit na lamang niya at saka siya lumapit sa pinto. Pagpihit niya sa seradura, ay nagulat siya nang hindi yung bumukas. Bakit naka-lock? Tanong niya kay Russell. Sinabi ko naman sa'yo, diba, bawal ang outsider dito, kaya dapat palaging nakalock ang pinto. Paliwanag nito. Kung ganun ay inilak ng katulong ang pinto. Kumatok siya sa pinto. Hello, may tao ba dyan? Saklolo, tulungan niyo kami dito. Nalak kami. Saka na siya mag-iisip ng idadahilan kung bakit kasama niya si Russell sa loob ng wine cellar. Ang mahalaga, makalabas sila ron. Nagsasayang ka lang ng lakas mo. Walang ganang pumupunta sa gawing ito dahil ipinagbabawal nga ni Lolo. Tiningnan niya ito ng matalim. E di gumawa ka ng paraan para makalabas tayo rito. Nakataas ang isang kilay na utos niya. Kaswal na sumandal ito sa isang estante at saka nito ipinamulusa ang mga kamay sa pantalon. Why don't you call your knight in shining armor? Patuyang tanong nito. Wala akong cellphone. Nakairat na tugon niya. Isinanla niya ang kanyang cellphone para may pambayad sila sa field trip ng kapatid niya. Itunuloy na lamang niya ang pagkatok sa pinto at paghingi ng tulong. Pero mukhang walang napapadaan sa bahaging yon ng mansyon. Bakit ba kasi nasa labas ang lock ng pintong yon? Tumawa si Russell. Talent mo na siguro talaga yan, oh. Yung paiba-iba ng anyo. One moment, you look like a tigress. The next moment, you look like a lost puppy in need of help. Naiinis na hinarap niya ito. Nagkakamali ito. Hindi niya talent yon. In fact, matagal niyang pinag-aaralan kung anong imahe ang ipaproject niya sa harap ng mga tao. Kung ano ang mas tatanggapin ng mga ito. At kung alin ang pinaka-convenient para sa kanya. She had found and projected her best image. Pero maagang nadiskubre ng lalaking ito ang totoo. Kung tulungan mo na lang kaya ako, parang makalabas na tayo rito. Mataray na sabi niya. Pagkatapos mong insultuhin ang halik ko, hihingin mo ngayon ng tulong ko? Ha! Magdusa ka! Diwag! Inirapan niya ito. Ibinuhos niya sa pagkatok sa pinto at pagtawag ng malakas ang inis niya rito. Hello? Tao po? Sa gilid ng mga mata niya, ay nakikita niya si Russell na abala sa pagtingin sa mga alak. Parang wala itong pakialam kahit malakman sila roon ng matagal. Bakit pa hindi ito nababahala at ayaw siyang tulungan? Siguro ay kailangan niyang mag-iba ng taktika. At isa lamang ang naiisip niyang paraan. Huminga siya ng malalim at marahang umupo sa baitang ng hagdan. Ibinaba niya sa tabi ang kanyang wedge sandals. Mukhang nakuha niya ang atensyon ni Russell. Good. Nagsimula na siyang humigpi. Yumuko siya at hinayaang tumulo ang kanyang mga luha. Nilapitan siya nito. What are you doing? Marahas na tanong nito. Hindi siya sumagot.
Sa halip ay umisod siya palayo rito at nag-iwas ng tingin. Sinabi ko nang hindi ubra sa akin ang mga arte mong yan. Hindi pa rin siya nagsalita. Pasasaan ba at maaantig din ang damdamin nito? Hindi nakakaya ng isang lalaki na nakikitang umiiyak ang isang babae. Sarah, tumayo ka na dyan. Naiinis nang sabi nito. Bubukas bang pinto kung iiyak ka? Gusto niyang sumagot ng oo. Tiyak niyang kapag umiyak siya ay gagawa ito ng paraan para mabuksan ang pinto. Ibinuhos niya ang lahat ng emosyon niya sa pag-iyak. Kunwari ay nanginginig pa siya at sumisigok-sigok habang pinapahid ang kanyang mga luha. Kung hindi pa rin ito matitinag at maaantig, ay maniniwala na siyang bato talaga ang puso nito. Bigla siyang hinila nito patayo. Narattle siya sa ginawa nito. Mukhang hindi pa rin ito naniniwala sa kanya, kaya kinabahan na siya sa maaari nitong gawin sa kanya. Tila may sasabihin nito pero nang mapatitig sa mga luha ang mukha niya, ay hindi nito itinuloy. There was a vague expression on his face, pero dagli rin yung nawala. Para pinto lang iniiyakan mo? Nakakulot noong sabi nito, saka siya pinakawalan. Ganun ba talaga kasama para sa'yo na makulong dito kasama ko? Bumaling ito sa pinto. Noon lang niya napansin ang laking device na kailangan ng number combination. Hindi agad niya yung napansin. This door handle is only for display, kaya hindi talaga ito bubukas kahit ano pang gawin mo. Nagpipindot ito at maya-maya pa ay bumukas na ang pinto. Minestrahan na siya nito na lumabas. Dali-daling isinuot niya ang kanyang wedge at nanghihina pa rin siya nang maglakad palabas ng silid. Naramdaman niyang sumunod ito sa kanya. Okay ka lang ba? Concerned na tanong ito. Saka siya tila natauhan. Umubra ang plano niya. So hindi pa rin pala ito lubusang immune sa magaling na pag-arte niya. Napangiti siya. Marahan siyang lumapit dito at pinagpag ang imaginary dust sa suit nito. Inayos pa niya ang kwelyo nito. Saka siya nagsalita sa tapat ng tainga nito. Now, that wasn't so hard, was it? Napatitig ito sa kanya. Ikaw! Nginisian niya ito. Sino ngayon ang hindi apektado? Tumawa pa siya ng nakakaloko. Inaasar lamang niya ito. Thank you for opening the door, Russell. I was real scared. Kiming nginitian at tinanguan niya ito. Saka siya naglakad palayo. Naghahanda na ng hapunan si Sarah at ang mama niya na si Romina. Naiinis pa rin ito sa ginawa sa kanya ni Vince. Nagalit ito sa kanya dahil dumalo pa siya sa engagement party ng lalaki. Her mother was a strong woman. Hindi ito pumapayag na may umaapi rito. Yun ang iniisip niyang dahilan kung bakit hindi nito makasundo ang mga lalaking nauugnay rito. Nang maghiwalay ang mga magulang niya noong 6 na taong gulang pa lamang siya, ay ipinaglaban ng mama niya ang custody niya sa korte. Mabuti na nga lamang at dito siya napunta. Kung napunta siya sa alcoholic niyang ama, malamang na pagpapasapasahan lamang siya ng mga kamag-anak nito. Nagkaroon ng 3 nobyo ang kanyang mama, pero nauwi yun lahat sa hiwalayan. Hindi kasi pumapayag ang mama niya na manduhan ng kahit na sino. Kaya nang muntikan ng masunog ang kanilang bahay sa Nueva Ecija, dahil sa away nito at ng huling lalaking kinasama nito, lumipat na sila ng bahay. At hindi na uli ito nakipagrelasyon pa sa iba. Dapat sinampal mo ang Vince na yun para naman makaganti ka sa lahat ng ginawa niyang pagpapaasa sa'yo. Sabi pa nito. Ayoko pong mag-eskandalo. Sagot niya. Eh bakit kasi nagpunta ka pa ron ate? Tanong sa kanya ni Elaine. Kapatid niya ito sa 2 lalaking kinasama ng mama nila. Nasa 4 na taon na ito sa Corzon Tourism. Kagaya ng kanilang ina, palaban din ito. Hindi ito nagpapaapi. Nung nasa elementarya ito, ay ilang beses itong napatawag sa guidance office. Ngayong nasa kolehiyo ito, ay palagi rin itong napapasama sa gulo. Wala lang. Kibit balikat na sagot niya. Ayoko lang naisipin nilang baker ako. Dati ay katulad din siya ng mga ito. Palaban at hindi nagpapasindak sa kahit na sino. Tahimik lamang siya pero kapag kinanti siya, hindi pwedeng hindi siya lalaban. She used to argue a lot with people. Ilang beses din siyang napaaway dahil napaka-opinionated niya.
Kahit mga teacher niya noong high school ay hindi siya napatiklob. But then she realized it was exactly the reason why she always got herself into trouble. Kapag nagbibigay siya ng komento at hindi yun katulad ng opinion ng iba, palagi siyang napagtutulungan. Until the day came when she got tired of that kind of reaction. Hindi na siya gaano nakikipag-argumento. Siguro nga, mas mabuti kung sasang-ayunan na lamang niya ang sinasabi ng ibang tao para hindi siya mapasama sa gulo. Kasabay ng realisasyong yun ay ang paglipat nilang mag-iina sa Cavite. She created a new personality, the prim, innocent, and sweet Sarah. Hindi na siya nakikipag-argumento. Palagi na siyang nakangiti at sumasang-ayon sa sasabihin ng iba. Since then, she began to gain friends and never got into trouble. Napatunayan niya na kapag maamo ang muka at may inosenteng ngiti ang isang babae, ay nakukuha nito ang simpatsya ng mga tao. "Hindi ka nga ba bitter?" tanong ng kapatid niya. Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. "Mukha ba akong bitter?" Nagkibit balikat ito. "Malay ko sa'yo. Di ba umasa ka rin naman kay Vince?" Hindi siya umasa ng kahit ano mula kay Vince. In fact, she didn't plan on their alleged relationship. If there was one thing na hindi na bago sa kanya, yun ay ang dedikasyon niya sa mga ginagawa. She was a very hard-working person, sa pag-aaral man o sa trabaho. 2 taon pa lamang siya sa CGC, ay nagsimula rin siya roon bilang Quality and Environment Specialist, o QES. Pero dahil sa kasipagan niya, mabilis siyang na-promote bilang supervisor. Naalala tuloy niya kung paano siya unang napansin ni Vince. Minsang inabot siya ng gabi sa pagtatrabaho, ay inalok siya nito na ihatid pag-uwi. Pumayag siya. Nasundan pa yon ng ilang beses. Hanggang sayayain siya nito na mag-date. Palagi nitong pinupuri ang pagiging masipag niya. Hindi niya pinlano yon, pero naisip niyang magandang opportunity yon para mapansin ito. Down to earth, pala kaibigan. Mabait at masarap itong kausap. Bonus na lang na mayaman ito. She decided to show him her best para lalo siyang magustuhan nito. Pero nakilala nito si Rachel and the rest was history. Nasaktan siya pero konti lang. She realized she never really fell in love with him though she had wanted to. Mabuti na rin yun dahil hindi rin naman pala tumalab dito ang alindog niya. Hayaan na lang natin siya, mukha namang masaya na siya sa pinili niya eh. Pinatirik ng kapatid niya ang mga mata nito. Whatever. Dahil panggabi na ang duty ni Sarah, ay 6:00 ang pasok niya. Pero maaga pa rin siyang dumating sa opisina. Naroon pa ang kapalitan niya ng shift. Kaya hindi agad siya nagsimula ng trabaho. Wala pa rin ang mga kasama niya sa night shift. 5 silang supervisors sa iba't ibang line of work para sa bottle treatment for calibration. Wala siyang inabutang supervisor sa opisina ng pangumagang shift. Marahil ay nasa laboratory pa ang mga ito. Inayos muna niya ang kanyang mesa at tiningnan ang listahan niya ng mga dapat na bigyan ng pansin. Pagkalipas ng ilang sandali ay isa-isa nang nagsidatingan ang mga kasamahan niya. Narinig niya pag-uusap ni Alan at Jam nang pumasok ang mga ito sa opisina. Umaga ang shift ng mga ito at marahil ay naghahanda na sa pag-uwi. "Pero next week pa raw ang dating ng bagong boss natin," sabi ni Alan. "Medyo iba raw ang ugali nun. Kasi naman magpapakasal na si Sir Vince, kaya kailangan daw niya ng break," sabi ni Jam. "Kaya lang, hindi ba masyado pang maaga para mag-leave siya? Lilipat na siya sa main office eh, yun ang alam ko." Bigla siyang na-curious sa pinag-uusapan ng mga ito. Kaya kahit hindi siya mahilig makichismis, lumapit siya sa mga ito at nagtanong. "Excuse me, hindi na si Sir Vince ang boss natin dito sa planta?" "Hindi na raw eh," sagot ni Jam. "Kasi minamadali na raw nila Miss Rachel ang preparasyon ng kasal nila. Tapos pagbalik pa niya, hindi na siya rito magtatrabaho, kundi sa main office na. Papalit na siya sa presidente." "So, sino na papalit sa kanya?" Sabad ni May, kasamahan niya sa night shift. "Yung apo daw na panganay eh. Si Sir Russell?" Sagot ni Alan.
Nakakakabangay. Ang alam ko kasi masungit daw yun. Ay, nakakatakot naman. Baka manibago tayo kasi galing tayo sa napakabait na boss. Tapos mapapalit na masungit. Nawalan siya ng imig. Si Russell ang papalit kay Vince? Ang akala pa man din niya ay hindi na niya makikita ang lalaking yun. O kung makita man niya ay sa mga gathering na lang na may kinalaman sa kumpanya. Hindi niya akalain na magiging boss niya ito. She was in trouble. Paano niya ito haharapin? Bilang ang sweet and nice na si Sarah? O ang palaban at totoong siya? Baka palagi na lamang may gera sa loob ng opisina tuwing magkakaharap sila. Lalo pa at wala ito ni Katiting na amor sa kanya. Next week pa naman siya ipapakilala sa ating mga empleyado, kaya makakapaghanda pa tayo. Sabi uli ni Jam. Yeah. Kailangan nga niyang paghandaan ang muling pagkikita nila ni Russell. Napabuntong hininga siya at bumalik na sa pwesto niya. Maya-maya pa ay naging abala na siya sa trabaho at nawala na sa isip niya si Russell. Pagkatapos ng magdamag na trabaho, ay dinouble check niya ang mga natapos na gawain. Maging ang mga nakalinya niyang gagawin para sa susunod na gabi ay chinek na rin niya. Inahis na rin niya ang report na ipapasa niya sa kanilang plant manager. Kaya alas 7 ng umaga na siya nakapaghanda sa pag-uwi. Nakaramdam na siya ng pagod at matinding antok. Demanding ang trabaho niya, pero hindi siya nagreklamo. Ipinasya niyang magkape muna bago umuwi. Mahirap na at baka makatulog siya sa biyahe dahil sa antok. Tatawid na sana siya para magtungo sa kalapit na coffee shop nang biglang may humila sa kanyang braso. Nalingunan niya si Russell. Nakakunot ang noon nito sa kanya. Parang nagagalit ito at may sinasabi sa kanya pero hindi niya maintindihan. Nevertheless, he looked so handsome. His eyes were chocolate brown and she found their slanted almond shape very nice and very cute. Kay tangos din ang ilong ito. Sarah, can you hear me? Napakurap-kurap siya. What are you doing here, Russell? Sa kanya naalala na ito na nga pala ang magiging bagong boss nila sa planta. Biglang naging maamo ang kanyang anyo at minitian niya ito. I mean, Sir Russell, what are you doing here? Hindi nawala ang kunot sa noon ito. Parang lalo pang ang lumalim yun. I just saved your life, he said. By standing in front of me? Nagtatakang tanong niya. Napailing ito. Tila lalong nainis sa sinabi niya. Munti ka na ngang masagasaan pero hindi mo pa alam. Ganyan ka ba, kagaga? Pinagtasan niya ito ng isang kilay, pero pinakalma niyang sarili. Hindi siya dapat nakikipagtalo sa magiging boss nila. Baka makarating yun sa mga katrabaho niya at masira ang image na iniingatan niya. Nasa labas pa man din sila ng planta. Hindi imposibleng may makakita sa kanila na trabahador doon. Muntik na po akong masagasaan? Painosenteng tanong niya. Huminga ito ng malalim. Stop acting, princess. Kilala na kita. What are you talking about, sir? Nanatili siyang nakangiti kahit naiinis na siya dahil tinawag uli siya nitong princess. It was like a reminder that she was nothing but a pretentious woman. Pero hindi niya kayang ipagsapalaran ang reputasyon niya. Kaya bahala itong mainis at ma-frustrate sa kanya. Lumingali nga ito na tila ba isinasaalang-alang lamang nito ang mga tao sa paligid. Kaya hindi pa siya masinghalan. Huminga ito ng malalim at tiningnan siya. I'll take you home. Baka kung ano pang mangyari sa'yo kapag mag-isa kang umuwi. Nagduda siya sa intensyon nito. Nakalimutan na niyang dapat ay maging mabait at maamo siya rito. Iniisip mo ba talaga na sasama ako sa'yo? Mataray na tanong niya. Naiinis si Russell sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Sarah. Kanina lamang ay komportable itong magpanggap na mabait sa harap niya. Pero inalok lamang niya itong ihatid. Lumabas na naman ang pangil nito at mukhang handa na naman siyang kagatin. He could even imagine her hissing like a cat. Hindi. Kalmadong sagot niya. So why are you asking me to come with you now? Napailing-iling siya. Ito lamang ang babaeng nakilala niya na ganun katigas ang ulo. Hindi siya makapaniwala na kailangan pa niyang magpaliwanag dito. Because I'm a gentleman at mapapahama ka kung uwi kang ganyan. Ganitong ano? Ganyan na parang wala kang sa sarili mo. Nagulat siya at natakot nang makita niya ito na muntik nang mahagip ng sasakyan.
Napatakbo siya at hinila ito bago pa ito makahakbang. Hindi siya makapaniwala sa takot na lumukop sa kanya at sa relief na naramdaman niya nang masigurong ligtas na ito. Para pangang hindi ito aware na muntik na itong masagasaan. Hindi siya nag-aksaya ng oras para pagsabihan ito, pero parang wala naman ito sa sarili at hindi siya naririnig. Ako? Wala sa sarili? Lalong naningkit ang mga mata nito sa pagkakatingin sa kanya. Well, hindi pa ako ganun kawala sa sarili para sumama sa'yo. Baka kung ano pang gawin mo sa'kin. Nagtagis sa mga bagang niya. Hindi ba dapat ako nag-iisip ng hindi maganda tungkol sa'yo? After all, ikaw ang mapagpanggap sa ating dalawa. Right. Pagsang-ayon ito. Kaya hayaan mo ko umuwi mag-isa, kamahalan. Sarkastikong sabi nito at saka siya tinalikuran. Nanggigigil sa inis na sinundan na lamang niya ito ng tingin. Mukha namang nasa huwisyo na uli ito at kaya ni nitong umuwi ng mag-isa. Pero nag-aalala pa rin siya rito. Bakit kaya kakaiba ang nararamdaman ni Russell sa tuwing makikita niya si Sarah? May nabubuo kaya siyang damdamin para dito? Bakit ba kasi ang init ng dugo mo sa kanya, Russell? Tanong sa kanya ni David. Nasa gym sila sa mansyon na kanilang lolo. Napakamot na lang ng ulo si Russell. Alam niya na si Sarah ang tinutukoy ng pinsan niya. Nakakainis kasi siya, sagot niya. Kung iisa-isahin niya rito ang mga bagay na ikinakainis niya kay Sarah, ay baka hindi maniwala si Vince sa haba ng listahan niya. Masyadong palaban ang babaeng yun. Taliwa sa imahen ay pinapakita nito sa ibang tao. He likes submissive women. Yung sinusunod ang lahat ng sasabihin niya. Pero hindi ganun si Sarah. Kapag nag-aargumento sila ay palagi na lamang itong nakakapunto sa kanya. Uminom muna si Vince sa bottled water bago ito sumagot. Hindi ka naman kasi maintindihan sa'yo kung bakit naiinis ka kay Sarah. She's one of the most hardworking employees we have. Isa rin siya sa pinakamabait sa lahat. She's sweet and very fragile. Napailing-iling siya. Pakiramdam niya ay magkaibang tao ang pinag-uusapan nila. Sang-ayon siya sa unang sinabi nito. Parang baliwala kay Sarah kahit akuin nito ang trabaho ng kapalitan nito ng shift. Pero maliban doon, wala na siyang makitang plus points sa dalaga. Kung nalalaman lamang ni Vince na mali ito ng pagkakakilala sa babae, sa tagal ng panahon na pinamamahalaan nito ang planta, ay hindi nito yun napuna sa dalaga. Kung sa bagay, hindi likas na dudoso ang pinsan niyang ito. Pero wala siyang balak na sabihin dito ang impresyon niya kay Sarah. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang siya lamang ang lubos na nakakakilala sa tunay na Sarah. Gusto niyang ipagdamot ito sa iba. Gusto niyang sa harap lamang niya ito kumikilos ng natural. 2 linggo na niyang pinamamahalaan ang planta at masasabi niyang isa nga si Sarah sa pinakamasipag na empleyado. Wala rin siyang masasabi sa dedikasyon nito sa trabaho. Maging ang mga kasamahan nito ay nagsasabi na masipag talaga ito. Maayos naman ang pakikitungo nila sa isa't isa kapag nasa opisina. Normal ang kilos nito kapag nagkikita sila sa mga meeting. Pero kapag silang dalawa na lang ang nag-uusap, ay lumalabas ang pangil nito. If there was one thing he liked about their endless fights, it was the fact that she was not pretending in front of him. Nakomportable itong sabihin ang lahat ng nasa isip nito nang hindi iniisip kung makabubuti ba yun o kundi sa imahin nito. Aaminin niya na nag-enjoy rin siya sa kanilang mga pagtatalo. Maging ang pagtawag nito sa kanya na kamahalan o your highness na ikinaiirita niya noong una ay nakakasanayan na niya. Kung ganyan naman palang tingin mo sa kanya, bakit mo siya pinakawalan? Tanong niya kay Vince. It's just that we're not meant to be, sagot nito. Isa pa, nararamdaman ko kasi na hindi niya ako kayang tanggapin ng buo. Tumaas ang isang kilay niya. What do you mean? She's one submissive woman, but... Nagkibit-balikat ito na ani mo naguguluhan. Ewan ko ba? Pakiramdam ko kasi hindi niya magawang mag-open up sa akin. Parang may invisible wall na nakaharang sa amin. Gusto niyang mapailing. Submissive? Parang hindi niya kailanman may uugnay ang salitang yun kay Sarah. But his cousin was right. Mahirap basahin si Sarah. Hindi pa siya nakakakilala ng isang babae na katulad nito. Nakikipagtalo man ito
ay marunong din itong makinig. At isa yon sa mga nagustuhan niya rito. Napailing-iling siya. Hindi niya alam kung pupurihin niya o hindi si Sarah. Hindi niya masabing gusto niya ito, pero hindi rin naman siya nagagalit dito. Naiinis lang siya sa pagpapanggap nito, pero natutuwa siya dahil pagdating sa kanya ay natural ang mga kilos nito. Naguguluhan na tuloy siya kung ano ba ang dapat na maramdaman niya rito. Siya nga pala, nakapag-usap na ba kayo ni Lolo? Tanong sa kanya ni Vince. Oo, kagabi. Sagot niya. Sa pag-uusap nila ng lolo niya, ay tuloy na ang kasal nila ni Rina. Kahit anong pakiusap ang gawin niya, ay hindi siya pinakinggan ng lolo niya. Sinabi na niya yon kay Rina, pero mukhang ginagamit nito ang lolo niya para maipilit nito ang gusto. Matagal nang may gusto sa kanya si Rina. Botong-boto rito ang lolo niya dahil anak ito ng isang oil magnate. Rina was so excited about the upcoming wedding. Ngayon ay naghahanda na raw ito para sa kasal nila. Naniniwala ito na masusunod pa rin ang kanyang lolo pagdating sa bagay na yun. Kaya kailangan na talaga niyang gumawa ng paraan para matigil ang kalokohang yun. Anong plano mo ngayon, Insan? Untag sa kanya ni Vince. Ano pa? Edi hindi ako magpapakasal. Sagot niya. What about lolo? Nag-aalalang tanong ito. Alam natin na batas ng salita niya at sino mang sumuway sa kanya, makakatikim na matinding parusa. Pero galante rin siyang magbigay ng reward kapag nagustuhan niya ang performance natin sa trabaho. Hindi ako natatakot na maparusahan niya. Maring sagot niya. Maswerte ito dahil kahit hindi ito napasok sa arranged marriage, ay nagmula sa pamilya ng mga politiko ang mapapangasawa nito. Kaya hindi na tumutol ang lolo nila sa kasal nito. Umiling-iling ito. Sinusundan mo lang ang yapak ng papa mo. He didn't mind. He looked up to his father and wouldn't mind ending up like him. Pero hindi kasama sa mga opsyon niya ang gumaya rito. Napabuntong hininga siya. Sana hindi sa ganun umabot ang lahat. He didn't want to hurt his grandfather by turning his back on him. Kailangan lamang niya itong kausapin ng mabuti. Pasasaan pa at pakikinggan din siya nito. Malapit na nito ilipat kay Vince ang presidency ng kumpanya. Noon ay siyang pinipilit nito na humawak sa kumpanya pero hindi siya napilit nito. Iba kasi ang interes niya. Sinabi na lamang niya na hahawak siya ng posisyon doon. Basta wag lang ang presidency. He wanted to please the old man. Malaki ang respeto niya rito pero may hangganan din ang kaya niyang ibigay para pasayahin ito. Maghanap ka rin kaya ng babaeng itatanan. Natatawang suggestion sa kanya ni Vince. Hindi siya natawa sa biro nito. Nasa grocery store si Sarah at namimili. Katatanggap lamang niya ng kanyang sweldo at natubos na rin niya ang kanyang cellphone. Kasama niyang nag-grocery ang mama at kapatid niya pero nasa meat section ang mga ito. Pinag-iisipan niya na mabuti kung alin sa dalawang pancake mixture ang bibilhin niya. Sa huli ay nagpasya siyang tanungin ng mama niya. Dala ang pancake mixtures. Pinuntahan niya ito sa meat section. Nagulat siya nang makita niya ang kausap nito at ng kapatid niya, si Russell. Nagtatawanan pang tatlo. Lumapit siya sa mga ito. Ma, tawag niya sa ina. Nilingon siya nito. O anak, nandyan ka pala. Tiningnan niya si Russell. Mukhang nagulat din ito nang makita siya roon. Bakit kausap niyo ang lalaking to? Tanong niyang hindi inaalis ang tingin sa lalaki. Kitang-kita niya na kumunot ang noon nito. Ah, nakasabay lang namin siya kumuha ng giniling na baboy. Sagot ng mama niya. Iho, ito nga pala ang panganay kong anak, si Sarah. Tiningnan niya ang kanyang mama. Boss ko po siya, ma. Pinsan siya ni Vince. Pagbibigay alam niya rito. Tiningnan uli niya si Russell at nakipagsukatan ng tingin dito. Pinsan ka ni Vince? Sabad ni Aina. Yes. Sagot ni Russell. Mukha naman siyang mabait anak. Nagulat siya sa sinabi ng kanyang mama. Ang inaasahan niya ay biglang magbabago ang magandang pakikitungo nito sa lalaki dahil sa nalaman. Pero parang okay lamang yun dito. Gusto mo bang sumama sa amin na magmerienda, Kuya Russell? Pinandilata niya ang kapatid. Mukhang nagka-crush pa ito sa kinaiinisan niyang lalaki. At kailan pa nito naging kapatid si Russell?
Ay, oo nga, Sir Russell. Pagsigunda ng kanyang mama. Kasi sweldo lang ng anak ko, kaya kakain kami sa labas. Mama! Saway niya. Hinding-hindi niya ililibre si Russell. Sasalita na sana ang binata nang hilahin ito sa braso ni Aina. Don't mind my sister. Basta sumama ka na lang sa amin. Nakasimangot na sinundan niya ng tingin ang mga ito. Ang mama tuloy niya ang napagbalingan niya. Ma, bakit mo naman inimbita yung boss ko? Isang kakaibang tingin ang ibinigay nito sa kanya. Tila ba may natuklasan nitong nakakatuwang bagay na nagbibigay ng aliw rito. Ma, alam ko na yung ganyang tingin niyo. Huwag na huwag niyo akong ipapareha sa lalaking yun dahil isa siyang malaking surot. Defensive na sabi niya, wala pa man itong sinasabi. Ngumiti ng malapad ang kanyang mama. Wala naman akong sinasabi ah. Masyado ka namang defensive anak. Nahalata ka tuloy. Sumimangot siya. Pinsan po siya ng lalaking nang iwan sa akin. Bakit hindi kayo nagagalit sa kanya? Samantalang dati sobrang niyo kong isumpa si Vince dahil sa ginawa niya. Ang sabi niyo pa, uubusin niyo ang lahi ni Vince kahit gaano pa sila karamit kayaman. Nasabi ko lang yun anak. Nagtataka lang ako, bakit parang hindi ka ganun kagilo sa boss mo? Eh kasi madali niya ako nabisto. Ngaling-ngaling isagot niya, pero alam niyang hahaba lamang ang usapan, kaya hindi na niya yun sinabi. Tinapos na nila ang pamimili at nagyaya na siya sa isang fast food chain. Tahimik lamang siya at hindi nakikisali sa kasiyahan ng tatlong kasama niya. Mukhang nakagaanan agad ng loob ng mama at kapatid niya si Russell. Ano pa ang mayroon sa lalaking ito at madali itong nakasundo ng pamilya niya? Noong si Vince ang isinama niya sa kanilang bahay, hindi naman ganun kagiliw rito ang ina at kapatid niya dahil may konti pang reservation ng mga ito. Hinayaan lamang niyang magkwentuhan ang mga ito habang tahimik siyang kumakain. Panakanaka ay tinitingnan niya mga ito. Mukhang nag-enjoy si Russell sa pakikipagkwentuhan sa mama at kapatid niya. Kung kumilos ito ay parang wala silang iringan nito. Ngayon lamang niya ito lubusang napagmasdan. Guwapo nga talaga ito, lalo na kapag nakangiti. Kailan niya kaya akong ngingitian ng matamis? Tanong niya sa sarili. Mukhang totoong mabait ito. Nakikita niya yon tuwing nasa opisina sila. Madali nitong nakasundo ang mga tauhan nito. Hindi ito ang inaasahan nilang masungit na boss na noong una ay kinatatakutan ng mga kaopisina niya. Mas madali pa nga raw itong lapitan at kausapin kaysa kay Vince. Kahit sa mga janitor ay magiliw ito. Parang sa kanya nga lang ito hindi natutuwa. Minsan ay naiinis din siya na palagi siyang nakikipagtalo rito. Kapag kumikilos naman siya ng maayos sa harap nito, ay palagi nitong sinasabi na hindi niya kailangan magpanggap dahil kilala na raw siya nito. Kaya hindi pwedeng hindi siya mainis at ipakita rito na hindi siya apektado sa mga sinasabi nito. Ayaw man niya ay lalo niyang pinatutunayan ang sinasabi nito tungkol sa kanya. Hindi ilang beses na ipinamukha niya rito na pera lamang ng pamilya nito ang habol niya. Sa totoo lang ay napapagod na rin siya pero sinasagad nito ang pasensya niya. Kaya kahit gusto na lamang niyang ignorahin ito, ay hindi niya mapigilan ang sariling makipag-argumento. Sa harap nito ay lumalabas ang pagiging opinionated at palaban niya. Now he was acting as if he were part of her family. Nakakainis yun para sa kanya. Bakit sa kanya hindi nito magawang umiti ng ganun? Siguro talagang hindi na magbabago ang impresyon nito tungkol sa kanya, kahit ano ang gawin niya. She sighed. Bakit siya madedepress kung hindi man ito mabait sa kanya? Walang kaso yun dahil hindi rin siya mabait dito. The feeling was mutual. Pero hindi niya maiwasang isipin na mas maganda siguro kung makakasundo niya ito. Hindi rin niya maintindihan kung bakit gusto niya itong makasundo. Sa labis na inis niya, ay nagpaalam siyang pupunta muna sa restroom. Tinitigan niya ang sarili sa harap ng salamin. It felt as if she was looking at a stranger. Ipinilig niya ang kanyang ulo at kinalma ang sarili. Pagbalik niya sa mesa nila, ay napansin niyang kakaibang tingin sa kanya ni Russell. Kinunutan niya ito ng noo. Nag-iwas ito ng tingin at ibinaling ang pansin sa mama niya. Inabutan ni Sarah ang kapwa supervisors niya na sina Susie at May na nag-uusap
sa mesa ni Susie. Nagtitiis na nga lang ako sa mga sinasabi niya sa amin ng mga anak namin eh. Pero minsan sumusobra na talaga siya. Umiiyak na sabi ni Susie. Pinatirik niya ang kanyang mga mata. Normal na tanawin na sa opisina nila ang paglalabas ni Susie. Nang sama ng loob sa mga kasamahan nila. Lasenggo kasi ang asawa nito at walang ginawa kundi pagbunto na nito kapag lasing. Sa mga kwento nito ay nalaman niyang ang asawa nito ay katulad din ng kanyang ama, lasenggo at babaero. Noong una ay hindi niya gaanong iniisip ang mga sinasabi nito. Kapag umiiyak ito at naglalabas ng sama ng loob ay nakikinig lamang siya. Hindi siya nagsasalita at nagbibigay ng opinyon. Sa isip niya, hihiwalayan din ito ang asawa. Katulad ng ginawa ng mama niya sa papa niya. Pero lumipas na ang 5 buwan, ay ganun pa rin ang sentimiento nito sa buhay. At sa totoo lang ay nagsasawa na siya. Nag-excuse siya at lumabas ng exit door. Isinara niya yon at saka siya huminga ng malalim. Ano ba naman kasing problema yun? Tanong niya sa sarili. Kung mamamroblema lang siya sa asawa niya, di hiwalayin na lang niya. Ang liit-liit na problema pinalalaki. Tapos ikakatwira niya na mawawala ng tatay ang mga anak niya. Eh ako nga lumaking walang tatay. Kahit nagkaroon ng 3 karelasyon ng nanay ko, hindi sila umakto na parang tatay ko. Besides, teenager na ang mga anak niya. Malawak na ang isip ng mga yun. Makakaintindi na ang mga yun kapag pinaliwanagan. At sa nakikita nilang pag-aaway ng mga magulang nila, malamang na mas gustuhin nilang maghiwalay na lamang ang mga to. Pinatirik pa niya ang kanyang mga mata. Tapos sa amin siya iiyak. Imbis na umiyak siya, dapat tulungan niya ang sarili niya. O kung iiyak siya, dun sa abogado na makakatulong sa kanya. Eh, hindi dito sa amin na wala namang magagawa sa problema niya. Nagbuga siya ng hangin. Ay, palagi na lang kasi niya pinaiiral ang puso. Nasasaktan na siya at lahat. Nagmumukha na siyang eng-eng eh. Puso pa rin ang sinusunod niya. Nasaan ang utak niya at hindi yun ang pairalin niya? Inampas pa niya ang pader sa panggigigil. Malamang kung makikita siya ng mga kaopisina niya, ay baka bigla siyang damputi ng mga ito at dalhin sa mental facility dahil sa ginagawa niya. Bahagyang gumaan ang pakiramdam niya nang mailabas na niya ang kanyang saloobin. Paglabis siyang naiinis sa isang sitwasyon, ay doon siya pumupunta at naglalabas ng mga frustration. Walang gaanong dumadaan doon, kaya walang nakakakita sa kanya na kinakausap ang sarili. Minsan, nahihirapan siyang kimkimin ang mga saloobin at opinyon niya, dahil sigurado siya na pagmumulan lamang yun ang gulo. Kaya imbis na magsalita, ay pinanatili na lang niyang tikom ang kanyang bibig. Bakit hindi mo yun sabihin kay Susie? Napatalon siya sa pagkagulat nang marinig niya ang boses ni Russell. Paglingon niya ay nakita niya ito na nakaupo sa baitang ng hagdan at tila naaaliw na nakatunghay sa kanya. Kanina pa ba ito roon? Sa halip na sarili mong kausapin mo rito, sabihin mo sa kanyang nasa isip mo. Dagdag na sabi nito. Mukhang kanina pa nga ito roon. Kaya narinig nito ang lahat ng sinabi niya. Umayos siya ng tayo at humarap dito. Sir Russell, nandito pala kayo. Mahinahang sabi niya. Balik na siya sa kanyang prim and proper mode. Stop acting, Sarah. Para kang baliw sa ginagawa mo. Saway nito. Oo nga. Oh well, wala nang dahilan para magkunwari pa siya sa harap nito. Alam mo ba kung anong gulo ang kahaharapin ko? Kapag nakipagtalo ako sa kanya? Tanong niya. Buong opisina makakalaban ko. Sasabihin nila na atribida ako. Kaya sa halip na mapaaway ako, di man nahimik na lang ako. At saka walang taong gusto makarinig ng negatibo mula sa ibang tao, lalo na kapag masama ang loob nito. Hindi naman yun ang ginagawa mo rito sa exit ng opisina, komento nito. Nagre-release lang naman ako ng frustrations, katwiran niya. Kung hindi niya gagawin yun, baka mabaliw na siya ng tuluyan. I can say that, but you're not supposed to. Gusto niya sanang sabihin. Lalo siyang nagmukhang nasisiraan ng bait sa paningin nito. Not to mention, evil. Tama ba naman kasing maglabas ng sentimiento sa harap ng pinto? At kung ano-ano pa ang mga sinasabi niya patungkol sa kaopisina niya. Hindi na niya sinubukan makapagtalo pa rito o ipagtanggol ang sarili. Babalik na ako sa loob.
paalam niya. Mas mabuti kung sasabihin mo sa opisina mo kung ano nasa isip mo. Pahabol na sabi nito bago pa niya mabuksan ang pinto. Napalingon siya rito. Mukhang seryoso ito sa sinabi nito. Ayoko nga. Kapag ginawa niyang sinabi nito ay masisira ang image na matagal niyang iningatan. Tahimik lamang siya sa opisina at hindi kailanman nakipag-argumento sa kahit na sino. You're being selfish. Do you know that? You say so. Bali walang sagot niya. Maganda naman ang idea mo pero sinasarili mo. It's not about getting into trouble. Marabot ka lang talaga. Anong sinabi mo? Gusto niyang magprotesta. Tatanggapin niya na siya ang prinsesa ng pagpapanggap. Pero hindi siya kailanman naging maramot. Kung hindi ka maramot, hindi ka mangingiming magbigay ng tulong. Tila naghahamon na sabi nito. Lumapit siya rito at bumaba ng dalawang baitang mula sa kinaupuan nito. Ngayon ay magkapantay na ang kanilang mga mata. Tumutulong ako, giit niya. Nakikinig ako sa walang katapusang mga sentimiento niya sa buhay. Pero sinasarili mo ang mga opinion mo. Hindi kumukurap na sabi nito. Bakit ka natatakot na malagay sa gulo kung alam mo may punto ka? Beside, this trouble you're dreading too much may not even materialize. Baka nga sundin pa nilang payo mo. Natigilan siya. Ang totoo ay natatakot siya na hindi pakinggan ang sasabihin niya. She could handle criticism. Tinatanggap niya kapag nagkakamali siya, but not rejection. She hated that. Kaya nga nagtatago siya sa likod ng perpektong imahe na binuo niya para sa sarili. Isang imahe na hindi nakakatanggap ng komento at hindi rin nagbibigay nun. Sinubukan mo na bang magbigay ng opinion? I'll bet, with your image, hindi mo pa nasusubukan. Tumaas ang isang sulok ng mga labi nito na ani mo naghahamon. You don't want to share your real self with others. Yun ang totoong dahilan kung bakit ka nagtitiis na magpanggap ng ganyan. Am I right, princess? Wala siyang nakikitang ekspresyon sa mga mata nito. Tila ba siguradong sigurado ito sa sinabi? Marahil, may nabuo na itong impression sa kanya. Parang nawalan siya ng lakas na magsalita at pabulaanan ang mga sinabi nito. Dahil maging siya, parang kumbinsido sa narinig niya mula rito. Ayaw niyang ma-misinterpret ng mga tao. Ayaw niya na nakikipagtalo. Nananahimik siya dahil ayaw niya ng gulo. How could it be that she was half convinced by his observation? Sa pananahimik at pagkilos niya na parang walang pakialam, lalo lamang siyang mamimisinterpret. Hindi ba't pagdadamot yun ang kanyang sarili sa iba? Napatitig siya rito. Nakatingin din ito sa kanya. How could he read her so easily? I have nothing to explain to you, Your Highness. Pagkasabi noon ay tinalikuran na niya ito. Pagbalik ni Sarah sa mesa niya ay naabutan niyang umiiyak pa rin si Susie kay May. Tahimik na umupo siya sa kanyang pwesto at hindi na lamang tumingin sa mga ito. Umuukil-kil pa rin sa isip niya ang mga sinabi ni Russell na makasarili siya at madamot. Ni hindi niya nagawang ipagtanggol ang sarili sa sinabi nito. Maramot ba siya? Kawawa naman ang mga anak ko kapag nawala si Anton. Sabi ni Susie sa gitna ng panaghoy nito. Baka lumaki silang may galit sa amin. Sa sinabi nito ay hindi na siya nakatiis. Yan lang ba talagang dahilan mo? Sabad niya. Halatang nagulat na tumingin sa kanya mga ito. Maging ang iba pa nilang kaopisina ay nakuha ang atensyon sa sinabi niya. Hindi na yung katakataka. Yun ang unang beses na nakialam siya sa problema ng iba. Kadalasan ay ngumingiti, tumatango at hindi siya nagsasalita. Kaya ngayon na nagsalita siya ay parang may sikat na artistang dumating sa pagkagulat ng mga ito. Ano ba kasi ang pumasok sa isip niya at naisipan niya magsalita? Bakit siya nagpadala sa udyok ni Russell? Nahuhulaan na niyang siya naman ang pag-uusapan ng mga kaopisina niya. Pero nakapag-umpisa na siya. Wala na siyang magagawa dahil tila hinihintay na ng mga ito ang sunod na sasabihin niya. Kung natatakot ka mawala ng tate ang mga anak mo, isipin mo muna kung okay lang sa kanila na lasenggo at babaero ang tate nila. Pagpapatuloy na sabi niya. Malalaki na sila at kaya na nilang makapagdesisyon at tumunawa. Pero Sarah, dapat kumpleto ang isang pamilya.
sabad ni May. Tingnan mo kami ng pamilya ko. Dahil kumpleto kami, napalaki kami ng maayos ng parents namin. Silang ayunan ito ng iba pa nilang mga kaopisina. Gusto sana niyang sabihin ang tungkol sa kawalan niya ng ama. Naniniwala siya na napalaki siya ng maayos ng mama niya kahit mag-isa lamang ito. Ayoko mawala ng asawa. Pagtatangis pa rin ni Susie. Lumabas din ang totoo na mas iniisip nito ang sarili kaysa sa kapanganan ng mga anak nito. Ngaling-ngaling kutusan niya ito at ipaintindi rito na hindi nito kailangan ng katuwang sa buhay na lasenggo at babaero. Dahil sa halip na natutulungan ito ni Anton, ay dagdag pa sakit lamang ang idinudulot dito ng asawa. Bakit ba bigla mong naisipan niyan, Sara? Napalingon siya kay May. Nakatingin na rin sa kanya ang iba pa nilang kasama roon. That was it. She blew it. Dapat ay nanahimik na lang siya talaga. Pahamak na Russell yun. Kasalanan nitong lahat. Wala na. Sira na ang image niya. Wala tuloy siyang choice kundi panindigan ang sinabi. Bahala na nga. Kay Susie siya humarap. Palagi ka kasing pumapasok dito na problemado at umiiyak. Tapos sa amin mo pa ibinubuhos ang sama ng loob mo. Wala naman kami magagawa sa problema mo. Mas maganda kung ikaw mismo ang tumutulong sa sarili mo. Moderno na ang panahon ngayon. Uso ng single parent. Pantay na ang karapatan ng mga babae at lalaki. Kaya dapat hindi ka nagpapaapi sa asawa mo. Isa pa, sa tingin ko, mas nakakaawa ang mga anak mo kung mananatili si Anton na padre de pamilya. Subukan mong kausapin sila para malaman mo ang saloobin nila tungkol sa inyong pamilya. Mahabang litanya niya. Nakatingin lamang ang mga ito sa kanya, tila hindi makapaniwalang nasabi niya mga ito. Oh boy, tinagat niya ang dila niya bago pa siya makapagsalita ng labi sa sinabi niya. CR lang ako. Tumayo na siya at dumiretso sa CR kahit na mas gusto sana niyang sugurin si Russell sa opisina nito. Ano na kaya ang magiging tingin kay Sara ng mga kaopisina nito? Tama kaya si Russell sa payo nito sa kanya? Pakiramdam ni Sara ay may ibang iniisip ang mga tao kapag napapatingin sa kanya. Nakadagdag pa sa paranoid niya na hindi pumasok ng araw na yun si Susie. Baka kung ano na ang ginawa nito dahil sa mga nasabi niya rito ng nagdaang araw. Hindi tuloy siya makapagtrabaho na maayos. Nang hindi na niya makayanan ang uneasiness, ay lumabas siya sa exit door. Marahan niyang isinarang pinto at saka siya huminga ng malalim. Parang mababaliw na siya at hindi niya gusto ang ganong pakiramdam. Parang bumalik siya sa panahong high school pa lamang siya. At palagi siyang pinag-uusapan ng mga kaklase niya. This is all Russell's fault, sabi niya sa sarili. Napabuntong hininga siya. Well, kasalanan din naman niya yun. Kung hindi siya nagpapa-apekto sa mga sinabi nito, nasa safe mode pa rin siya sana ngayon. Ngayon na hindi tuloy niya alam kung paano kikilos sa harap ng mga katrabaho niya. Is there a problem, princess? Hindi na siya nagulat nang marinig ang boses ni Russell. Alam na niyang naroon ito kahit na hindi siya lumingon. Kinalma muna niyang sarili bago humarap dito. Prenteng nakaupo na naman ito sa ikatlong baitang ng hagdan at nakatingin sa kanya ang kulay tsokolate ng mga mata nito. May nakapagkit din na nakakainis ng ngisi sa mga labi nito. But as always, kailangan niyang panatilihing kalmado ang anyo niya. Alam mo kung anong problema, kamahalan? Ikaw. Walang kakurap-kurap na sabi niya. Dapat nanahimik na lang ako. I mean, that's what I'm good at. Pero pinilit mo ako magsalita. Sa kanya na-realize na hindi nga pala siya dapat na nakikipag-usap dito sa ganung paraan. Boss pa rin niya ito. Kahit pa hindi niya ito gusto, ay dapat pa rin niyang igalang ito. Pagdating sa lalaking ito, hindi niya magawang pigilan ang sarili. At nakakalimutan niya na dapat ay prim and proper ang image niya. At lalo siyang nainis dito dahil doon. Wala akong sinabing sundin mo ako. Kalmadong sabi nito. But you gave me that idea. Nanggigigil na sabi niya. Nais na niyang sakalin ito sa pagiging kalmado nito. Hindi man lamang ba ito naaapektuhan sa mga sinasabi niya? Now everybody hates me. Wala namang masama sa pagsasabi ng opinion.
Don't you think I know that? Pero hindi yun nakabuti sa image ko. Now I have to start from scratch again. Wala na rin naman siyang magagawa kahit nakastiguhin niya ito. Kaya ipinasya niyang iwan ito. Would you rather pretend that you don't care? Biglang sabi nito bago pa niya mabuksan ang pinto. I don't. Sabi niyang pinipigilan ang sariling sigawan nito. I don't care, okay? Matagal na siyang walang pakialam sa maraming bagay. Hindi pa rin ba nito nakukuha yun? Marami pa siyang gustong isigaw rito pero natahimik siya habang nakatingin sa mga mata nito. He was staring at her as if he knew her more than she knew herself. As if he understood more than she could possibly understand about herself. Ngumiti ito na tila ba nababasa ang iniisip niya. Nothing to worry about, princess. I'm sure nauunawaan nila ang opinion mo. Okay na sanang sinabi nito kung hindi lang uli siya tinawag nito na princess. Ipinaalala kasi nun kung anong tingin nito sa kanya. Prinsesa ng pagpapanggap. Hindi na siya sumagot pa. Pumasok na uli siya sa pinto. Napabuga ng hangin si Russell pagkaalis ni Sarah. Pinipilit pa rin ito na maging matigas kahit hindi naman talaga ito ganun. The truth was she was once scared, fragile lady. And her biggest fear was rejection. Nalaman niya yun sa kapatid nito na si Aina noong niyaya siya ng mga ito na magmerienda. Tandang-tanda pa niya ang mga sinabi noon sa kanya ni Aina. Si ate, medyo masungit lang yun, pero mabait yun. Nungang nag-college siya, tuwang-tuwa siya nang magkaroon siya ng mga kaibigan. Loner kasi siya dati nung high school. Sa mga pag-uusap nila ni Sarah, ay napatunayan niya na may malasakit ito sa iba. It took him a long time before he accepted that she was not that bad. Buo pa rin kasi sa isip niya na gold digger ito. Lalo pa at marami-rami rin itong sinabi sa kanya. Na isa sa magpapatunay roon. But as he watched her at the office, maging ang mga sinasabi ng ibang tao rito at ng pinsan niyang si Vince, nakumpirma niyang mali ang impression niya rito. Nakikita niya rito ang pagnanais na ma-please sa mga tao sa paligid nito. Hindi ito nagsasalita dahil iniisip nito na baka sa pamamagitan nun ay maramdaman nito ang pagtanggap ng mga tao. Gusto niya itong sakalin. Pinahihirapan lamang nitong sarili nito. Paano ito matatanggap ng mga tao kung hindi nito ipapakita ang totoong sarili nito sa iba? Maging maayos man ang lahat para dito, hindi yun nangangahulugan, natanggap na nga ito ng mga tao. Indeed, she was fragile. Madali itong masaktan. Kaya para maprotektahan ang sarili, ay gumawa ito ng malaking harang para hindi ito maabot ng ibang tao. Hindi niya alam kung bakit ganun na lamang ang pagnanais niyang protektahan ito. To show her that it was okay to be herself. That there was no reason for her to pretend because she would be accepted by the people around her. He would accept her. At sisiguruhin niya na hindi na ito makakapagtago pa sa kanya. Nagulat si Sarah na makita niya si Susie. Nilapitan at kinumusta agad ito ng mga kasama nila. Kahit gusto rin sana niyang magtanong, ay hindi niya magawang lumapit. Baka kasi bigla siyang tarayan ito. Nag-concentrate na lang siya sa ginagawa niya. Ang tagal mong nawala, Susie. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni May. Nakipaghiwalay na ako sa mister ko. Sagot ni Susie. Bigla siyang napatingin sa mga ito. Nakita niya si Susie na palapit sa kanya. Hindi na ito mukhang problemado at nanggaling sa pag-iyak. Maaliwalas ang aura nito at may kakaibang kislap ang mga mata. Ninitian niya ito. Nabigla pa siya nang mapansing hindi yun peke. Kumusta? Ang tagal mong nawala. Sabi niya rito. Ngumiti rin ito sa kanya at nagkibit balikat. Sinunod ko ang sinabi mo sa akin. Tama ka. Kailangan kong tulungan ang sarili ko. Pasensya na kayo kung sa inyo ako nakakapagbuhos ng sama ng loob at hinanakit ko sa asawa ko. Hindi ko naman gustong bigyan kayo ng alalahanin. Kinausap ko ang mga anak ko. Mas gusto pa nilang maghiwalay na kami ni Anton. Hindi raw nila gustong nahihirapan pa ako sa pag-intindi, sa paglalasing at pambababae ng tatay nila. Kaya kinausap ko na kahapon ng isang abogado at nag-file ako ng annulment. Hindi man maging mabilis ang prosesong yun,
Isang seryosong hakbang na yun para maunawaan ni Anton na hindi na talaga ako makikipagbalikan pa sa kanya. Mahabang paliwanag nito. Salamat, Sarah. Kung hindi mo pa sinabi ang mga sinabi mo, hindi ako matatauhan. Sa totoo lang, hindi niya alam kung paano magre-react. Pero bukal sa loob niya ang katuwaan sa nalaman na may ginawa itong hakbang para sa problema nito. Opinyon ko lang naman yun. Pero natutuwa ako na nakabuti sa iyo mga sinabi ko. Sabi na lamang niya. Thank you talaga, Sarah. Sabi nito at saka siya niyakap. Nagulat siya. Wala tuloy siyang nagawa kundi marahang tapikin ang likod nito. Walang problema. Pagkatapos ng eksenang yon ay nawala ang uneasiness niya. Hindi na rin plastic ang tingin niya sa ngiti ng mga kasamahan niya. Dahil sa mga nangyari ay nagkaroon ng pagbabago sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi na siya ang perpektong imahe na palaging nakahandang humarap sa mga tao. She was starting to feel her real self surfacing. Bigla niyang naisip ang mga sinabi niya kay Russell. Medyo marahas sa mga salitang binitiwan niya rito. Napakamot siya ng ulo. Kailangan na talaga niyang mag-sorry dito, kaya nang mag-break ay dumiretso siya sa exit door. Palagi itong tumatambay roon dahil ilang beses na niyang naabutan nito roon kapag naglalabas siya ng frustrations. Umupo siya sa isang baitang ng hagdan at hinintay na lamang ito roon. Hindi siya naghintay ng matagal dahil dumating agad ito. Hindi niya alam kung ano ang palaging ginagawa nito roon. Pero saka na siya maiinis sa pang-aagaw nito ng hideaway niya. Kapag frustrated siya sa maraming bagay at kailangan niyang ilabas ng patago ang mga yun, lumapit siya rito. Tila nagtataka ito habang nakatingin sa kanya. Nakakunot pa ang noon nito. You're here because? I'm sorry, agad niyang sabi rito. Lalong lumalim ang gatla sa noon nito. Because? Yun lang at salamat. Sabi niya bago pa magbago ang kanyang isip. He stared at her in awe. Marahil ay hindi ito makapaniwala na marunong siyang mag-sorry at magpasalamat. Siguro ang tingin talaga nito sa kanya ay masamang tao na walang alam gawin kundi magpanggap sa harap ng mga tao para makuha niya ang gusto. Her heart sank. She knew that first impressions last. Pero wala na ba siyang magagawa para mabago kahit paano ang tingin nito sa kanya? Gusto niyang ipakita rito na hindi siya masamang babae. Na hindi na siya ang dating babaeng idinedate ni Vince na nagpaplanong siluin nito. Are you sick, princess? Pakiramdam niya ay tinadyakan siya sa sikmura. Paan niya naisip na natutuwa ito sa kanya? Kailan pa ito natuwa sa kanya? Baka iniisip nito na may sakit lang siya, kaya siya nagsosorry dito. Oh, shut up! I'm doing this out of courtesy. Besides, hindi naman ako ganun kasama. And you're not acting? Kay sarap talagang sapakin nito. Hindi ba nito alam na adding insult to injury ang ginagawa nito sa kanya? Pakiramdam niya ay napakasama talaga niya sa paningin nito. Siguro nga ay hindi na talaga magbabago ang impresyon nito sa kanya. Kung umaarte lang ako, ganito dapat ang mukha ko. Pinaamo niya ang kanyang mukha at saka kiming ngumiti. Not this face. Walang kangiting-ngiting tinignan niya ito ng matalim. See the difference? Naiinis na tanong niya. Pinatirik pa niya ang kanyang mga mata. Tumawa ito na malakas. Inaway na nga ako, pinagtawanan pa. Nakakainis talaga ng lalaking to. You're funny, princess. Sabi nito na nakahawak pa sa tiyan. Whatever. Pahirap na sabi niya at tumalikod na rito. Sandali lang. Hinila nito ang kamay niya. Napatingin siya roon. Pakiramdam niya ay may nanulay na kuryente mula sa kamay nito papunta sa kanya. May date ka na ba sa kasal ni Vince at Rachel sa linggo? Tanong nito. Kumunot ang noon niya. Sa linggo na nga pala ang kasal ni Vince at Rachel. Ang bilis talagang lumipas na mga araw. Pero bakit siya tinatanong nito? Wala pa. Bakit? Ngumisi ito. May date na si Troy. Pumalatak ito at umiling-iling. Kung ganun ay nangaasar lang pala ito. Pwes hindi niya ipapakita rito na naiinis siya. Kahit ang totoo ay nabibwisit na siya sa mga sinasabi nito. Hindi pa rin ba ito makamove on sa sinabi niya tungkol sa pinsan nito? Wala naman siyang pakialam kay Troy. It's okay, Your Highness. Panginis din niya.
I will prefer it that way. It's good for my image. Binawi na niya ang kanyang kamay at iniwan na ito. Dumalo si Sarah sa kasal ni Naveen at Rachel dahil sa iisang dahilan. Para makipagmatigasan kay Russell at ipakita rito na hindi siya umaatras sa paghamon nito. Pero tapos na ang seremonya ng kasal ay hindi pa rin niya ito nakikita. Pagdating sa reception na ginanap sa isang 5-star hotel, ay nilapitan at binati niya ang mga bagong kasal. Hindi mo kasama si Susie? Tanong sa kanya ni Vince. May tumawag kay Rachel kaya saglit silang iniwan nito para harapin ang iba pang bisita. Nandito sila kanina pero hindi ko sila kasama. Sagot niya. Marami pa itong itinanong tungkol sa planta at sa pagpapatakbo ng pinsan nito. Natutokso na nga siyang itanong kung nasaan na si Russell. Wala ka pa rin panahon na makipag-date? Hindi pa ako makamove on sa'yo eh. Pabirong sabi niya. Tumawa ito. What do you think of Russell? Biglang tanong nito. Si Sir Russell? Nagkibit balikat siya. Nakakairita siya. Natutop niya ang bibig. Tumawa ito na ikipinagtaka niya. Pareho kayo ng sinabi patungkol sa isa't isa. Sinabi niya nakakairita ako? Hindi kaya ibinisto na siya ni Russell kay Vince? Pero kung pagmamasdan niya si Vince at ang pakikitungo nito sa kanya ay tila wala namang nagbago. Oo. Naaaliw pa rin sagot ni Vince. Ang weird nga eh. Hindi ko maintindihan sa kanya kung bakit siya naiinis sa'yo. Ayaw naman niyang sabihin sa akin kung bakit. Nakahinga siya ng maluwag sa sinabi nito. Kung ganun ay safe pa rin pala ang sekreto niya. Mabuti naman at walang sinabi si Russell na anuman dito. Hayaan mo na, okay lang naman yun. Mauna na pala ako. Ayokong gabihin lalo pa at wala akong kasama pa uwi. Paalam na niya. Bakit hindi ka nalang dito matulog? May pin-provide naman si Lolo na kwarto para sa mga guest. Umiling siya. Mag-aalala si Mama kapag hindi ako umuwi. Anyway, thank you for offering. Alright. Inis na inis si Russell habang pinagmamasdan niya si Sarah na kausap ang pinsan niya. Kung wala lang siyang kailangang asikasuhin, ay maaga sana siyang nakarating sa kasal. Ang plano niya ay samahan si Sarah dahil alam niyang wala itong kasama sa pagpunta roon. Pero ngayon, nakukuha pa nitong makipagtawanan sa pinsan niya. Gustong gusto na niya itong higitin palayo kay Vince. Hindi niya akalain na mararamdaman niya rito ang ganong possessiveness. Palabas na ito ng hall, nangwaring mapansin siya nito. Pero dagliring nag-iwas ito ng tingin na lalo niyang ikinainis. Nakipagtawanan ito kay Vince, pero siya hindi man lamang nito magawang tingnan. Sinundan niya ito. Inabutan niya ito sa entrance. Humarang siya sa daraanan nito. Should you be acting like that, princess? The wedding is over. Nginitian siya nito ng matamis. Tila nang aasar pa rin. I know, right? Ano ba sa tingin mong ginagawa ko ngayon? Ngumiti rin siya ng nakakaloko. Pagkatapos ay pinaningkitan niya ito ng mga mata niya. You're flirting with the groom. Hindi niya masabi kung talagang umaarte lamang ito o may gusto talaga ito sa pinsan niya. But either way, he didn't like it. Hindi nagbago ang expression nito. Your Highness, bakit naman ako makikipag-flirt sa kahit na kanino ngayon? And you call that flirting already? Would you like to see how Sarah flirt? Biglang nagbago ang expression nito. Naging mapang-akit ang tingin nito sa kanya. Nagulat siya kung paano nito nagagawang baguhin ang ekspresyon nito. Pero mas nagulat siya sa reaksyon ng katawan niya na simpleng tingin nito. Napalunok siya. Nang humakbang ito palapit sa kanya ay nanigas ang katawan niya. She wet her lips with her tongue. Hinagod nito ng marahan ang kanyang dibdib. Now, he was sweating. She was doing strange things to his system. And her eyes were so nice, he almost felt lost in them. She playfully tugged at his thigh and smiled at him teasingly. Do you want me to start here? Mapang-akit na tanong ito. Pinatatag niya ang kanyang sarili. Shame on him if he would let her fool him twice. Ngumiti rin siya at hinapit ang baywang nito palapit sa kanya. Inilapit pa niya ang mukha niya sa mukha nito. He could smell her sweet scent. God! She was making him ache to kiss her, but he had to be strong. Dahil kung magpapadala siya sa panunokso nito, ay siya ang talo. And his pride could not ensure losing once more
to his stubborn yet fragile woman. Inilapit niya ng husto ang katawan niya rito at tinitigan niya ito sa mga mata. Go ahead, princess. I'm all yours. Nakita niya ang pagrehistro ng takot sa mga mata nito. Bigla itong kumawala sa kanya. Napangiti siya. Oh, nasaan ang flirt na Sarah? She was rattled. Mukhang hindi nito napaghandaan ang ginawa niya. She's not in the mood right now to show up. So, if you'll excuse me. Tumalikod na ito at nagmamadaling lumabas ng pinto. Napabuntong hininga siya. That was close. For a moment, he thought he was going to lose his sanity. Napatingin siya sa pintong nilabasan ni Sarah. Hindi nga pala niya ito dapat hayaang umuwi ng mag-isa. Hindi pa rin siya nakaka-recover sa ginawa nito sa kanya. Pinagpapawisan pa rin siya ng malamig. He guessed he had to endure it. Napapahinga ng malalim na humakbang na siya palabas ng pinto. Naramdaman ni Sarah ang pagsunod ni Russell sa kanya, kaya huminto siya at humarap dito. May kailangan ka pa ba sa akin? He stared at her for a few minutes before he answered. Do you really have to act in front of me? Ikinuyom niya ang kanyang kamay. Why do you hate me so badly? Hindi na niya napigilan ang sarili na isigaw dito ang sama ng loob niya. Nagulat ito sa outburst niya. Hindi siguro nito nahulaan na mawawalan siya ng composure dahil sa paningin nito ay magaling siyang magpanggap. Nagsimula nang mag-init ang mga mata niya kaya nag-iwas siya ng tingin dito. Princess. Princess. Kailan kaya siya tatawagin ito sa pangalan niya? Huminga siya ng malalim at pinigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Okay, fine. Wala akong sinabi. Wala kang narinig. Just forget it. Bakit ba ako nag-aksay ng oras sa'yo when all you see is nothing but the worst in me? Napansin niya ang kakaibang tingin nito sa kanya, kaya nainis na naman siya. What? Nothing, I just... Dahan-dahan itong inilapit ang mukha nito sa mukha niya. Nanigas siya nang halikan siya nito sa mga labi. Tila tinatansya nito kung manlalaban siya. At nang hindi siya pumalag ay pinalalim nito ang halik. Pero mistulang tuod pa rin siya at hindi gumagalaw. Nang lumayo ito sa kanya ay napakunot noo ito. Don't tell me you still don't like the way I kiss. Tila maghuhurumentado ito kapag sumagot siya ng hindi. Napangiti na siya. Muntik pa nga siyang matawa sa reaksyon nitong yun. Hinigit niya ang kwelyo nito. Teach me how. At siya na ang kusang humalik sa mga labi nito. Hinalikan siya nito sa paraang tila wala nang darating na bukas. Maging siya ay hindi na humiwalay rito at mahigpit na nakayakap dito. Nakalimutan niya na nasa labas lamang sila ng hotel at maraming tao ang nakakakita sa paghahalikan nila. He was kissing her passionately. Parang nawawala na siya sa tamang huwisyo nang bigla siyang matauhan. Bakit sila naghahalikan ito? Wait. She used all her strength to push him away. Bakit? Tila hindi nito nagustuhan ang pagpigil niya sa ginagawa nila. Eh, hindi ko... Don't tell me this is one of your acts again? Sabi nito sa mapanganib na tinig. Ha? Naguguluhang tanong niya. Umiling ito at tila inis na inis sa kanya. No, I'm not gonna let you ruin this moment. Huwag kang magsasalita na kahit ano, narinig mo? I think that you want this too. Iahatid na kita. Padarag na hinila na siya nito papunta sa sasakyan nito. Gusto niyang magprotesta kaya hinarap niya ito bago pa siya nito maisakay sa kotse. I'm not... Shut up! Mahina pero mariing utos nito sa kanya. Iahatid kita or I'll kiss you? Nag-iwas siya ng tingin dito at saka siya bumulong sa sarili. Kissing me would be much better. Nahihiya siya sa sarili na yun pa rin ang nasa isip niya. She realized she shouldn't have pushed him away. What? Tinignan niya ito at saka siya naiinis na sumagot. Ihatid mo na lang ako, bingi. Ulitin mo muna ang sinabi mo. Inirapan niya ito. Ayoko nga, wala nang ulitan, bingi. No, I heard you clearly. Gumisi ito at may kumislap na kapilyuhan sa mga mata. I like kissing you better too. Bigla siyang hinapit nito at muling hinalikan sa mga labi. May nararamdaman na nga kaya talaga sila para sa isa't isa? Si Russell na kaya ang tamang lalaki para sa kanya?
Isang linggong hindi pumasok sa trabaho si Russell, kaya hinihintay ni Sarah ang pagbabalik nito. Nang ihatid siya nito sa bahay, ay nangako ito na mag-uusap sila ng masinsinan. Halos mawala siya sa katinuan nang halikan siya nito. At pagkatapos ay hindi na uli ito nagpakita pa sa kanya. How could she even think there was something about their kiss? For all she knew, it was just a game to him. At sa pagkakataong yun ay siya ang talo. Malamang na pinagtatawanan siya nito dahil nakabuntos ito sa kanya. Nanggigigil na piniga niya ang mga damit na nilalabhan niya. Sira na naman kasi ang washing machine nila, kaya mano-mano ang ginagawa niyang paglalaba. Nasa likod bahay siya at doon tinatapos ang labahin. Nainis siya kay Russell, pero nag-aalala rin siya kung ano ang nangyari dito. At isang linggo itong hindi nagpakita sa planta. Hindi ito ang tipo na nagpapabaya sa trabaho, kaya nagtataka ang lahat kung bakit walang pasabing nagbakasyon ito. Kakainis talaga? Mababaliw na ako sa kakaisip sa'yo. It wasn't supposed to be this way. Dapat ay hindi niya iniisip ang lalaking yun at ang nakakabaliw na halik nito. Dapat ay hindi siya umaasa na may katugon ang damdamin niya. Dapat hindi siya ma-inlove dito. Pero bakit ganun ang nangyari? Panay ang tanong niya sa sarili, pero isang sagot lang ang nakukuha niya. Russell enchanted her. O siguro may mali lamang talaga sa puso niya. Noon, si Vince ang pinipilit niyang mahalin, pero kahit ano ang gawin niya ay hindi pa rin tumibok ang puso niya para rito. Ngayon, nahulog naman ang loob niya sa isang lalaking ang tingin sa kanya ay gold digger at pretentious princess. She sighed, but Russell was a great kisser. His kiss could make her forget about the world. His touch was so addictive that it made her want to stay close to him all day and night. He could go on kissing her forever, and she wouldn't mind at all. She cursed at herself. Tama bang pagpantasyahan niya ang halik ni Russell sa gitna ng paglalaban niya? Itinirik na lamang niya ang kanyang mga mata sa inis, at itinuloy na ang paglalaba. Anak, may dalaw ka. Sabi sa kanya ng mama niya na pumasok ito sa laundry area. Napapangiting nilingon niya ito. Ano ako, preso? Pero nanigas ang mga panga niya nang makita si Russell na nakasunod dito. Mukhang busy ka. Naaliw na sabi nito. Minutian siya nito at saka nito pinagmasdan ang damit niya na parang basahan sa dumi, ang tumutulong bula sa kanyang mga kamay at ang banyera na punong-puno ng maruruming damit sa tabi niya. Napalis ang ngiti niya. Ano kaya ang pakay nito sa kanya at dinayo pa siya nito sa bahay nila? Busy nga ako kaya makakaalis ka na. Walang kang ngiting-ngiting sabi niya. Bakit ngayon pa to nagpakita kung kailan ganun ang ayos niya? Tama bang ganyan ang asal mo sa harap ng boss mo? Sita sa kanya na mama niya. Ay, Sir Russell, huwag mong pakinggan ang batang yan. May sumpong lang yan kaya nagkakaganyan. Napasimangot siya. Mukhang nakahanap si Russell na kakampi sa katauhan ng kanyang ina. Russell na lang po ma, sabi na lalaki. Maka dyan, gulat na sabi niya. Kailan pa kita naging kapatid? Noon naman sumulpot si Aina. Ikaw hindi, pero ako pwede kong maging kapatid si Kuya Russell. Di ba kuya? Nakangising tanong nito. Yup, sagot ni Russell. Ngiting-ngiti pa ito. Pinatirik niya ang kanyang mga mata. Doon nga kayo sa loob. Iniistorbo niyo ako sa paglalaba ko eh. Hay ate, kunwari ka pa, namiss mo rin naman si Kuya Russell, ayaw mo pang umamin. Tudyo sa kanya ni Aina. Puno ng kapilyahan ang mga mata nito. Pinandilata niya ito. Ito lamang ang pinagsabihan niya nun, pero ibinuking pa siya nito. Malditang kapatid. Mama, pagsabihan mo nga yung malditang yan. Oh, bakit? Totoo naman ang sinabi ng kapatid mo. Baka mamaya umiyak-iyak ka sa akin kapag umalis tong si Russell. Ma? Great. Ngayon ay pinagtutulungan ako ng sarili kong pamilya. Nakakainis talaga. Napansin niya si Russell na tila tuwang-tuwa sa mga naririnig. Inirapan niya ito nang tingnan siya nito. Maglalaba pa ako. Sabi niya para maidismiss na niya ang mga ito. Itinuloy niya ang paglalaba. At hindi na niya pinansin ang mga ito para ipakitang wala siya sa mood na makipagbiruan. Tutulungan na kita.
presinta ni Russell. Umupo ito sa bangkito na katapat niya. Nagdududang tiningnan niya ito. Marunong ka bang maglaba? Umiti lamang ito at inilublob na ang mga kamay sa banyera. Kumuha ito ng isang damit at sinimula na nitong kusatin yun. Parang alam na alam nito kung paano maglaba. Kung ganun, maiwan na namin kayo dito. Sabi ng mama niya. Halika na, Aina. Magluluto pa tayo ng tanghalian. Later mo nalang kami pasalamatan, ate, ha? Pahabol na tudyo ng kapatid niya. Nang maiwan sila ni Russell ay kapwa hindi sila umiimik. Patuloy lamang siya sa pagkukusot ng mga damit at hindi siya tumitingin dito. Ito ang unang bumasag sa katahimikan. Talo ko pala sa mama at kapatid mo sa pakikipag-argumento. Ngayon lang. Hindi tumitingin dito na sagot niya. Bakit kaya hindi na lamang ito umalis? Ano pa ba ang gusto nito? Ipamukha sa kanya na naisahan siya nito? Kasi totoo ang sinasabi nila? Nang tingnan niya ito ay may nabasa siyang kapilyuhan sa mga mata nito. Nakangisi pa ito. Huwag mo nga ako mangisingisian ng ganyan. Ano bang kailangan mo sa akin at talagang sinadya mo pa ako rito? May paglilingkod po ba ako sa inyo, kamahalan? Sarkastikong sabi niya. Nanatili ang kislap sa mga mata nito. You miss me that bad, ha? Hinawakan ito sa ilalim ng bula ang kanyang kamay. I miss you too. I'm sorry kung ngayon lang ako nagpakita sa'yo. Gusto niyang bawiin ang kamay niya pero hindi niya magawa. She could not believe she had missed his touch until she felt his hand on hers. Hindi ako nadadaan sa sorry. I know. Nakangiti pa rin sagot nito. Kaya nga tinutulungan na kitang maglaba. Para matapos agad tayo. Nagtatanong ang mga matang tinitigan niya ito. Lumapad ang ngiti nito. May pupuntahan tayo mamaya. Napaisip siya. Magde-date ba sila nito? Pero maaga pa para dun. Hindi pa nga sila nakakapagluto ng tanghalian. May nagde-date ba sa tanghali? Napakunot noo siya. What made you think nasasama ako? Isa pang protesta mo pa. Hahalika na kita. Putol nito sa sinasabi niya. Natahimik siya. Kapag hinalikan siya nito ay mawawala na naman siya sa tamang huwisyo. She couldn't afford to do that. Not when she was still unsure of what he was thinking and feeling at the moment. Bakit ka natahimik? Ayaw mo ba ng haliko? Tila nagtatampong tanong nito. Sigurado ba ito sa sinasabi nito? Gusto niyang matawa. Kung malalaman lamang nito na handa niyang ipagpalit ang pagsikat ng araw para sa halik nito. Pero saan siya pupulutin pagkatapos nun? Maglaba ka na lang, sabi niya. Tumalima ito. Madali silang natapos sa paglalaba. Tinulungan pa siya nito sa pagsasampay ng mga damit. Pagkatapos, sumalo na rin ito sa tanghalian nila. Nagboluntaryo pa ito na maghugas ng mga pinagkainan nila. Maya-maya ay ipinagpaalam siya nito sa kanyang mama. Isasama raw siya nito sa isang lugar. Hindi man lang nagtanong ang mama niya kung saan sila pupunta. Hindi siya makapaniwala na ipinagkatiwala siya nito kay Russell ng ganun-ganun na lang. Ma, hindi ka ba natatakot na baka hindi na niya ako iuwi? Protesta niya. Aba, edi mas mabuti yun. Sagot nito at saka nakangising, nilingon si Russell. Pero kung plano mo namang gawin yun, iho, huwag mo namang kalilimutan ng sing-sing. I want ma. Nangingiting sagot ni Russell. She wanted to scream. Her family was driving her crazy. Ate, abay ako ha. Ewan ko sa inyo. Naglakad na siya papunta sa kanyang kwarto. Teka, Sarah, hindi ka ba sasama kay Russell? Pahabol na tanong ng mama niya. Hindi ba siya makakapaghintay na makaligo ako at makapagpalit ng damit? Pasigaw na sagot niya. Nagtawanan ang mga ito. Dinala ni Russell si Sarah sa isang graphic design store na gumagawa ng personalized designs sa mga mug, t-shirt, keychain at kung ano-ano pa. Hindi magkandatuto si Sarah sa pagtingin sa nakadisplay sa mga estante. Hindi siya makapaniwala na ang lahat ng yun ay original na disenyo ni Russell. At ng partner nito sa negosyo na si Oreo. Ipinakilala siya nito kay Oreo kanina pumasok sila sa store. You designed all of this stuff? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya kay Russell. She knew he was a businessman, but she never knew he was a graphic artist as well. Yep, sagot nito. Pero yung nasa itaas, kay Oreo na yan, pati yung mga nasa mag.
She was really amazed. He really had a talent for the arts. Bakit hindi na lamang nito itinuundoon ang isip nito? Sa halip na pamamahalaan ng planta. Mukha naman yun talaga ang hilig nito. Ito ba ang pinagkakaabalahan mo nang mawala ka ng isang linggo? Tanong niya. Nagkamot ito sa ulo at nag-iwas ng tingin. Well, medyo. Tumangot-tangos siya at ibinalik ang pansin sa mga t-shirt. Nakuha ang atensyon niya ng isang yellow t-shirt. Sa gulat niya, kinuha yun ni Russell at iniladlad sa harap niya. Gusto mo isukat? Tanong nito. Pwede ba? She really wanted to try it. Ang cute kasi ng design nun na dalawang puso na may corona. Sa ibaba nun ay may nakasulat na King and Queen of Hearts. Sige lang. Sinamahan siya nito sa fitting room. Pagkasuot niya sa t-shirt ay lumabas siya ng fitting room at ipinakita yun kina Russell at Oreo. Okay lang? Tanong niya. Nag-thumbs up si Oreo at saka siyang initian. Ngumiti naman si Russell at tumango. Iba yung saya ang naramdaman niya. Isang simpleng t-shirt lamang yun pero pakiramdam niya isang mamahaling gown ang inaprubahan ni Russell na isuot niya. Sa tingin ko, tol, pwede siya sa ads na binabalak mo. Biglang sabi ni Oreo. Ads? Nagtatakang tanong niya. Pinagmasdan siya ni Oreo. At ang t-shirt na suot niya, parang ina-assess nito kung bagay nga ba siya sa ads na sinasabi nito. Kapag kuwan ay tumangot-tango ito na tila natutuwa sa nakikita. For promotion? Sabi nito. Maganda ka magdala ng damit. Pwede ka namin gawing model. Magmo-model ako? Na-excite siya sa sinabi nito. She had never tried modeling before. Tumango ito. Kung gusto mo lang. Hindi ako tumatanggap ng tiway eh. Paberong sabi niya. Ngumiti ito at sinakyan ang biro niya. Don't worry, galante kami magbigay ng TF. Hindi siya pwede. Biglang sabi ni Russell. Nilingon niya ito. Napasimangot siya nang makita niyang seryoso ang mukha nito. Bakit naman? Wala ka bang tiwala sa kagandahan ko? Kung minsan panira din ang trip ang lalaking ito, pangit ba siya sa paningin nito kaya ayaw nito na siya ang maging modelo ng negosyo nito? That's not what I mean, princess. Masyado ka maganda. Baka dumami ang fans mo. So, maganda rin pala siya sa paningin nito. Bahagya siyang kinilig sa sinabi nito. Pero kumunot din ang noo niya. Masama ba yun? Masama para sa akin. Sagot nito. At bakit? Ayokong sumikat ka. Pinatirik niya ang kanyang mga mata. Ikaw palang maramot eh. Inakbayan siya nito. Maramot talaga ako at possessive. Pabulong na sabi nito sa tapat ng kanyang tainga. Nag-init ang mga pisngi niya at bumilis ang tibok ng kanyang puso. What did he mean by that? Was he starting to like her too? Hindi niya gustong umasa pero yun ang gusto ng puso niya. Pero nang tingnan niya ito ay nakangisi ito sa kanya. Hindi tuloy niya malaman kung seryoso ba ito o hindi sa sinabi. Hindi naman niya magawang magtanong. Nangyayain siya nitong kumain ay agad siyang nagpaunlak. Inalok din niya si Oreo na sumama. Pero magbabantay pa raw ito ng tindahan. Nangako na lamang sila na dadalhan nito ng merienda pagbalik nila. Nag-enjoy siya habang kasama niya si Russell. Ibinigay na nito sa kanyang t-shirt na isinukat niya. Pampalubag loob daw yun dahil hindi ito pumayag na gawin siyang modelo. Gabi na sila nakauwi. Inihatid siya nito sa kanilang bahay. Pero bago pa sila bumaba ng sasakyan nito, ay pinigilan siya nito sa braso. Nagtatakang nilingon niya ito. We still have something we need to talk about, princess. Hindi agad niya naunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Hanggang sa naalala niya ang pangako nito sa kanya. She lay back on her seat. Kinakabahan siya. Ano kaya ang sasabihin ito sa kanya? Ano ba yun? Tanong niya. Inirapan siya nito at tinitigan siya. Dahan-dahan nitong inilapit ang mga labi nito sa mga labi niya. His lips were warm and tender, and that gave her a heady feeling. Nang tumigil ito sa paghalik sa kanya, ay parang lumulutang pa rin ang isip niya. There, now let's talk. Kumurap-kurap siya. Did he really need to kiss her? Bakit parang hindi man lamang ito naaapektuhan sa ginawa nitong paghalik sa kanya? Ano bang pag-uusapan natin? Nanghihina pa rin tanong niya. Hindi siya makatingin ng diretso rito. Be my girlfriend.
Shock siya sa sinabi nito. Tiningnan niya ito. Tama ba ang narinig niya o nabibingi lang siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso? What? I'm asking you to be my girlfriend. Marahang sabi nito. May nabasa siyang tuwa sa mga mata nito. Will you be my girlfriend? You want me to be your girlfriend? Agad niyang tanong dito. Yes. Was she dreaming? Why? What do you mean by why? Nakakunot noong tanong nito. Hindi ba ayaw mo sa akin dahil gold digger ako at... Bago pa niya natapos ang sasabihin, ay tinakpan na nito ng dalawang daliri ang kanyang mga labi. I know. Marami akong nasabing mali tungkol sa'yo. I admit I was wrong. You're not a gold digger. Kung ganun, ano palang tingin mo sa'kin? I can let it pass. Nakangiting sagot nito. Anong ibig mong sabihin? Forget about it. Gusto kong sagutin mo ang tanong ko dahil kung hindi ang sagot mo, sisimulan ko na ang plan B. Anong plan B? Tila nang gigigil na pinisil nito ang kanyang baba. Parang pinipigilan lamang nito ang sarili na halikan siya dahil nakatitig ito sa kanyang mga labi. Pero mukhang hindi na ito nakatiis dahil maya-maya ay magkalapat na uli ang kanilang mga labi. Kapwa sila humihingal na muling maghiwalay. I will not reveal it to you until you answer my question. He continued in a husky voice. Did she have to think about it so much? Gusto rin naman niyang maging boyfriend dito. Pero hindi pa rin ito sinasabi ang hinihintay niyang marinig mula rito. So, what would he do if she said no? Would he leave her and look for another girl? Makakaya ba niyang tanggapin yun? A forced smile formed on her lips. Yes. Sagot niya kaya hindi niya alam kung saan siya dadalhin nun. His eyes lit up. Yes? Tila hindi ito makapaniwala sa sagot niya. Tumango siya. Yes. Parang nakahinga ito ng maluwag. You just made me the happiest man in the world. Sabi nito. Walang sabi-sabing hinalikan siya nito at saka niyakap na mahigpit. She hugged him back. Sana lamang ay tama ang naging desisyon niya. Masaya si Sarah sa relasyon nila ni Russell. Sinusundo siya nito sa bahay tuwing umaga at inihahatid pa uwi. Madalas ay nagdi-dinner sila sa mamahaling restaurant bago dumiretso sa kanilang bahay. Marami na siyang nalalaman tungkol dito at sa pamilya nito. Natutuwa siya na unti-unti ay nakikilala niya ito. He was so childish and playful. Makwento rin nito. Kung dati naiinis siya sa mga sinasabi nito, ngayon ay napapangiti na siya. Hindi na rin siya naiinis kapag tinatawag siya nito na princess. It was his endearment for her. She felt like she was really his princess. Kung mayroon siyang isang bagay na ayaw sa kanilang relasyon, yun ay ang pagiging clueless niya kung totoo bang talaga siyang mahal nito. Hindi pa rin niya alam kung ano ba talaga ang totoong damdamin nito sa kanya. She knew he liked her. Habang tumatagal, palalim ng palalim ang pagmamahal niya para dito, which always made her wonder. But she had already accepted the fact that when it came to this man, she had no control over her feelings. Kahit gaano pa siya kagaling umarte, hindi niya magagawang magpanggap na hindi niya ito minamahal. Tapos na ang ship niya, kaya hinihintay na lamang niya si Russell sa opisina nito. May tinatapos pa kasi itong report. Magkatabi sila sa couch habang may binabasa akong dokumento. Tahimik siya sa tabi nito at panakanakang sumusulyap sa seryosong mukha nito. Napapangiti siya kapag nahuhuli niya itong sumusulyap sa kanya. Hinawakan nito ang isang kamay niya at pinisil-pisil nito yun. Gumanti siya ng pisil. Pagkalipas ng ilang minuto, natapos na nito ang binabasa. Nag-inat ito at ngiritian siya. Are you free tomorrow, princess? Yayain mo akong lumabas? Tanong niya. Palagi silang lumalabas kapag weekend and tomorrow was Saturday. Yes. San ba tayo pupunta? Tanong niya. What about Sakura Park? Ang tinutukoy nito ay ang Japanese garden na malapit sa planta. Yeah, sure. Tinitigan siya nito. Alam mo, kanina pa ako nagpipigil na gawin to. Bigla siyang hinila nito at sinakop ang kanyang mga labi. She couldn't help but kiss him back. You're becoming an expert on this, ha? Biro niya nang pakawalan siya nito. Ngumiti ito at pabiro ding sumagot. Nag-practice yata ako.
At kanino, Aber? Kunwari ay nanguusig na tanong niya. Selos ka? Bago pa siya nakasagot ay bumukas na ang pinto. Sabay silang napalingon doon. Hi Russell, babe. Bati rito ng magandang babae na pumasok sa pinto. Pinapunta ako rito ni lolo mo. It's about our wedding. Pakiramdam niya ay nanigas siya sa kinaupuan niya. Nang tingnan niya si Russell ay nabasa niya ang pag-aalala sa mukha nito. Agad din siyang nakabawi sa implikasyon ng sinabi ng babae. So, sa kanya ka nag-practice? Nangaakusang tanong niya kay Russell. Ano? Clueless na tanong ng babae. Hinawakan ni Russell ang kanyang kamay pero binawi niya yon. Tumayo na siya at nginitian niya ang babae. Ah, wala po. Naiwan ko na kayo. She headed straight for the door. Hinabol siya ni Russell. Wait, princess! Princess? Narinig niyang tanong dito ng babae. Sandali lang, Sarah. Tawag sa kanya ni Russell. Bumalik ka rito. Pakinggan mo muna ako. Sa tapat ng elevator na siya inabutan nito. Hinawakan nito ang isang braso niya at iniharap siya rito. Sir, kailangan ko na po umuwi. Late na. Stop acting, Sarah! Mariing utos nito. Kayo rin, kamahalan. Stop acting. Ganting sabi niya. I'm not acting! Naiinis na sabi niya rito. I'm not acting either. Pasigaw na sabi niya. She was being real this time. Sinaktan nito ang puso niya kaya hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya kapag naghiwalay na sila nito. Kinakabahan ako na baka sabihin mong nagkukunwari ka lang. Thank God you're not. Parang nakahingi ito ng maluwag. At ano ang ibig sabihin nito? Iniisip ba nito na umaarte lamang siya sa buong panahon na magkasama sila? Lalo siyang nasaktan kaya pinatigas niya ang kanyang tayo. Ang kanyang anyo. Tapos? Let me fix this, okay? Please. Nang hindi siya sumagot ay hinawakan nito ang mga kamay niya at pinis sila mga yon. Tiningnan siya nito ng diretso sa mga mata. I love you. Tumutol ang puso niya sa sinabi nito. Hindi yun ang tamang oras para magtapat ito. But his eyes were pleading. Aasa pa ba siya? Let me prove it to you, okay? Liliwanagin ko muna kay Rina ang lahat. Meet me tomorrow at Sakura Park. I'll be there at noon. Hindi siya makasagot. Naalala niya ang itsura ng babaeng pakakasalan nito. Seriously? She looked more like a real princess than she ever could. Hindi naman siguro ipapaalala ng babaeng yun kay Russell ang tungkol sa wedding preparation kung walang pagtitinginan ng mga ito. But Russell also said he loved her. So, what now? Sarah, hindi ako maghihintay na matagal, Russell, ha? Sagot niya. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya. Kapag hindi ito dumating sa usapan nila, uuwi siya at susubukang tanggapin ang kabiguan niya. Sana nga lamang ay ganun kadali yun gawin. Ngumiti ito. Just be there, princess. She wasn't sure if it was hope she saw in his eyes. Nag-alok pa rin ito na ihatid siya sa bahay pero siya nang tumanggi. She wanted to be alone. Hindi naman ito nagpumilit pa. Naabutan niyang gising pa ang mama niya. Nasa sala ito at nagbabasa ng magazine. Oh, hindi kayata inihatid ni Russell ngayon? Nagtatakang sabi nito. Hindi siya sumagot. Umupo lang siya sa tabi nito. Ibinaba nito ang hawak ng magazine at tiningnan siya. Something happened? Nag-away kayo? She shrugged. Hindi niya alam kung away bang matatawag ang nangyari sa kanila ni Russell. Ma! Humilig siya sa balikat nito. Bakit po gusto niyo si Russell para sa akin? Matagal na niyang gustong itanong yun dito. Di ba sabi mo nun, uubusin mo ang lahi ni Vince kapag nagkaroon ka ng pagkakataon? Tumawa ito ng mahina. Hinaplos-haplos nito ang buhok niya katulad ng madalas nitong gawin kapag may problema siya. Nasabi ko lang yun dahil ikaw ang kinakampihan ko. Gusto kong pagaanin ang loob mo. Pero ma, hindi naman ako na in love kay Vince. He was just a good catch. Pero si Russell, bumuntong hininga siya. Natatandaan mo ba nung unang beses naming nakilala ni Aina si Russell? Tanong nito. Patuloy ang paghaplos nito sa kanyang buhok. Tumango siya. Nang malaman ko na pinsan siya ni Vince, ang una kong naisip ay awayin siya. Siyempre gusto kitang ipagtanggol. Pero nang makita ko kung paano mo siya kausapin at tingnan, I knew then that he was different. What do you mean different?
Normally, hindi ka nakikipagtalo sa ibang tao. Kahit naiinis ka sa kanila, you would only smile. Pero kay Russell, ibang reaksyon mo. Napatingala siya rito at minitian siya nito. Para ka lang nakikipag-usap sa amin ni Aina kapag kausap mo siya. Ipinapakita mo sa kanya kapag naiinis ka. Nakikipagtalo ka rin sa kanya at hindi lamang basta tumatangot ngumingiti. Bumalik siya sa pagkakasandal sa balikat nito. Paano siya aktong tahimik sa harap ni Russell kung maaga pa lang ay nalaman na nito ang totoong ugali niya? Isa pa, komportable siya kapag ito ang kausap niya. Pakiramdam niya hindi niya kayang magpanggap dito. Hinahangaan ko si Russell dahil nagawa kanyang palabasin sa mundo mo. Binuwag din niya ang pader na ipinalibot mo sa sarili mo. Nagulat siya sa sinabi nito. Nagtatanong ang mga matang tiningnan niya ito. Akala mo hindi ko alam, no? Nakangiting tanong nito. Alam kong natatakot kang pakiharapan ng ibang tao. Pero anak, wala kang dapat ikatakot. Kung hahayaan mo silang kilalanin ka, malalaman mo kung sino sa kanila ang totoo at hindi. Napayuko siya. Ayoko lang naman po na mawala na kaibigan. Kung hindi nila matanggap kung sino ka talaga, hindi talaga sila mga kaibigan. Sagot nito. Naalala niya ang pagtanggap sa kanya ni Oreo. Hindi niya kinakailangan magpanggap sa harap nito para tanggapin ito bilang bagong kaibigan. She enjoyed his company not just because he was fun to be with, but because she was comfortable being around him. And he didn't dislike her. Nang mag-react siya tungkol sa problema ni Susie, she thought everyone would hate her. Pero hindi ganun ang nangyari. Pinakinggan at pinasalamatan pa siya ni Susie dahil sa payo niya. Kaya kung ano man ang problema niyo ngayon ni Russell, alam kong magiging maayos din ang lahat. Pagpapatuloy ng kanyang ina. Kasi tanggap kanya ng buo, sana lang hindi yun magbago anak. Nakikita ko naman na komportable ka sa kanya at masaya kayo sa isa't isa. Sana nga ay tama ang mama niya. Dahil kung hindi darating si Russell bukas, baka mabaliw na siya. Paano nga kaya ipaglalaban ni Russell ang pag-ibig nila ni Sarah? Sumang-ayon kaya ang lolo niya? Mag-aalis 10 na ng umaga nang dumating ang lolo ni Russell sa mansyon. Nang nagdaang gabi pa niya ito hinahanap, pero walang makapagsabi sa kanya kung saan ito pumunta. Gusto na niyang kausapin ito para matapos na ang lahat. But it seemed that his grandfather was avoiding a confrontation. I'm not marrying Rina, Lolo. Agad na sabi niya nang pumasok ito sa mansyon. Tiningnan siya nito. Ulitin mo nga ang sinabi mo? You heard me. I won't marry her. May iba kong mahal at siya ang pakakasalan ko. Matatag na sabi niya. You're upsetting Lolo Timoteo. Napatingin siya kay Rina, nakasunod na pumasok ng lolo niya. Laking gulat pa niya nang makita ang mga magulang nito. May idea na siya kung anong nangyayari, pero hindi siya magpapapigil pa sa mga ito. Lo, pakinggan mo naman ako. Ayoko magpakasal sa babaeng hindi ko mahal. Si Sarah ang mahal ko, siya ang gusto kong pakasalan. Hindi man siya nagaling sa mayaman at kilalang pamilya, nakatulad ni Rina, but she can make me really happy. Hindi ba yun naman ang mas mahalaga at makabubuti para sa akin? Russell, stop that! Sabad ni Rina. Nasasaktan mo ako dahil sa mga sinasabi mo. I'm your fiancé. Pero palagi na lang ibang babae ang bukong bibig mo. Naiinis na hinarap niya ito. Alam mong hindi kita mahal, Rina. So stop using your influence. And stop using my grandfather to get what you want. You can never have me. Humikbi ito at nagtatatakbo palabas ng mansyon. Hinabol ito ng mama nito. Timoteo, ayusin mo ang problemang to. Sabi ng papa ni Rina sa lolo niya. Hindi ko gusto magka-problema ang merging ng ating mga kumpanya. Pagkatapos siya nitong tapunan, nang nadidismayang tingin, ay sumunod na rin ito sa mag-inya nito. Hinarap siya ng kanyang lolo. Nakita mo ba ang ginawa mo, Russell? Mariing tanong nito. Sinisira mo ang magandang kinabukasan na inihinda ko para sa iyo. Kaya bago pa tuluyang tumalikod sa Frederico sa usapan namin, humingi ka na ng tawad sa anak niya. Utos nito. No, Lolo. Matigas na sabi niya. Hindi ko po kailangan ng planado kinabukasan mula sa inyo. Ang kailangan niyong gawin, pagbigyan ako at magiging maganda ang kinabukasan na gusto ko para sa sarili ko. Naririnig mo bang sinabi mo, iho? Naririnig mo bang sarili mo? Tinatanggihan mo ang magandang kinabukasan naghihintay sa iyo para saan?
sa pag-ibig na hindi naman kayang bigyan ng kapangyarihan? He sounded very cold and heartless. Hindi siya makapaniwala na sa tagal nitong nabuhay sa mundo, wala itong ibang naisip kundi kapangyarihan at kayamanan. Para bang yun na lamang ang natitirang mahalagang bagay sa mundo. He had lived inside his own domain almost all his life. And all the while, inisip niya na kahit paano ay lalambot ang puso nito pagkatapos ng sinapit ng mga magulang niya. Pero mukhang bato na talaga ang puso ng kanyang lolo. Bakit ba napakatigas mo, lolo? Hindi napigil ang tanong niya. Hindi ka makakatagal sa mundong ito kung mahina ka. Sagot nito. Kakainin ka lang ng mga makakapangyarihan. Gusto mo bang matulad sa papa mo na namatay ng maaga dahil naging mahina siya? My father was not weak. Protesta niya. Dahil kung mahina siya, baka hanggang ngayon alipin niyo pa rin siya rito sa mansyong ito. Your father was a fool. Ipinagpalit niya ang lahat ng meron siya para sumama sa babaeng naging dahilan ng maagang pagkawala niya. Siguro nga tama kayo. He was a fool. Pero naging masaya siya until the last day of his life. Sandaling natigilan ito. May balak ka bang tularan ng ama mo? Paano kung sabihin kong oo? Yan ba ang isusukli mo sa taong nagpalaki sa'yo? Dumagundong ang boses nito sa buong mansyon. Parang ang sinabi niyang yun ang nakatrigger sa galit nito. So may pakiramdam pa rin pala ito kahit paano. You didn't take care of me, lolo. You just took me in because, frankly, I don't know. Para sa plano mong pagpapalago ng kayamanan ng pamilya? Mahal ko rin naman ang kumpanya at nahanda akong tumulong para sa lalong ikakuunlad nun. Pero hindi sa punto na sasaklawan mo maging ang buhay na gusto ko at ang babaeng pakakasalan ko. Nanlisik ang mga mata nito at umiling-iling. Tila hindi ito makapaniwala sa sinabi niya. He looked very disappointed in him. Ang totoo, hindi rin niya gustong biguin ito. Mahal niya ito. Ginagawa niya ang lahat na makakaya niya para pagbigyan ang mga hiling nito. Kahit wala siyang gaanong interes sa kanilang negosyo, ay pumayag siyang pamahalaan ito. Kung ganun, siguro handa ka nang mawalan ng kondo, credit card, sports cart, at lahat ng bagay na nanggaling sa akin. Nangahamon na tanong nito. Malinaw na pinapipili siya nito sa pagitan ng maraming buhay sa ilalim ng kapangyarihan nito at sa babaeng mahal niya. Naalala niya ang kanyang ama. Ganun din kaya ang nangyari sa pagitan nito at ng kanyang lolo nang piliin nito ang babaeng tinitibok ng puso nito? He thought about his car and his condo unit. He had worked hard to earn them. Totoo ang lolo niya ang bumili nun para sa kanya. Pero pinaghirapan niya ang mga yun nang magtrabaho siya sa kumpanya. Ilan lamang ang mga yun sa reward na nakuha niya dahil nagawa niya ang gusto nito. Tinikiligan niya ang kaning lolo. Waring hinihintay nito ang sagot niya. Umupo si Sarah sa isang bench sa Sakura Park. Maaga siyang nagtungo roon para hintayin si Russell. Hindi niya kayang maghintay ng oras sa bahay at isipin kung pupunta ba ito o hindi sa usapan nila. Mainipin siyang tao kaya hindi niya maintindihan sa sarili kung bakit nagtungo pa rin siya sa park na yun kahit walang kasiguruduhan kung sisiputin nga siya ni Russell. Pinigilan niya ang sarili na murahin ito sa isip niya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isipin. Sa totoo lang, hindi niya gustong mag-isip. Hindi niya gustong isipin na kasama nito ang mukhang prinsesang babaeng dumating sa opisina nito at pinag-uusapan na ng mga ito ang tungkol sa kasal. Pagkalipas pa ng 2 oras ay tumayo na siya. What was she waiting for anyway? Umaasa ba talaga siya na darating si Russell? Kung mahal siya nito, hindi siya paghihintay nito. Marahas na pinahid niya ang isang butol ng luhang kumawala sa kanyang mata. She realized how down she was. Pagpihit niya ay nagulat siya at natigilan na makita si Russell na nakatingin sa kanya. Hinihingal ito at pawis na pawis habang nakatukod sa mga tuhod ang mga kamay. Namumula rin ang buong mukha nito. Parang galing ito sa pagtakbo. Pinagpapawisan man ito ay napakagwapo pa rin itong tingnan. Sumikdo ang puso niya nang umiti ito sa kanya. Nagbuga ito ng hangin at sumalampak sa sementadong kalsada. Marahil dahil sa labis na pagod. Nanatili siya sa kinatatayuan. Nakamasid lamang siya rito. Parang biglang naparalisa ang buong katawan niya. Kalahating araw siyang naghintay sa pagdating nito.
Pero bakit sa halip na magalit dito ay napuno ng tuwa at pag-aaliw ang puso niya ngayong dumating na ito? She felt so relieved to see him, and she was starting to get emotional. Ang akala niya, hindi na siya pupuntahan ito. She thought he had gone to start his life without her. Princess, what are you still waiting for? Halika na rito. Nginitian siya nito. His eyes were urging her to come closer. Hindi na siya nag-alinlangan pa. Tumakbo na siya palapit dito. Nakulong siya sa pagitan ng mga binti nito. Niyakap niya ito ng mahigpit at ninamnam ang init ng katawan nito. Muntik pa itong mapahiga sa impact ng pagkayakap niya rito. Ang akala niya ay hindi niya ito mahahawakan kahit kailan. Wow, isi princess! Natatawang sabi nito. Did I? Walang babalang hinalikan niya ito sa mga labi. Hindi siya nabigo nang tumugon nito. He kissed her passionately and deeply. Humigpit ang yakap niya rito. What took you so long, your highness? Ngumiti ito at masuyong hinaplos ang kanyang pisngi. Titig na titig ito sa mga mata niya na para bang may nakikita itong kaaliw-aliw sa mga yun. He looked so delighted to see her. Sana nga ay siya ang dahilan nun. You waited for me. Mababakasan niyo at himig nito ang tuwa. Nang maalala niya ang ginawa niyang paghihintay rito, ay nahampas niya ito sa dibdib. Halatang nagulat na hinimas nito ang nasaktang dibdib. Pero nakangiti pa rin ito. Pinaningkitan niya ito ng mga mata at ngumuso. Malaki ng atraso mo sa akin, ha? Nagtatampong sabi niya. Hindi mo mahuhulaan kung ano ang pinagdadaanan ko para lamang makarating ako dito. Hindi mo rin mahuhulaan kung ano ang mga pumapasok sa isip ko habang naghihintay ako sa'yo. Hindi nagpapatalong sabi niya. Tumaas ang isang kilay nito. You were scared. Panghuhula nito. Napapangiting sinimangutan niya ito. You were worried about me? Sumeryoso na ito. Angry, frustrated, and hindi nito itinuloy ang sinasabi. And sad. Sa wakas ay sabi niya. I was sad, Russell. He gently cupped her face and lovingly kissed her lips. Pagkatapos ay hinalikan nito ng matagal ang kanyang noo na tila mapapawi noon ang lungkot na nararamdaman niya. I'm sorry. Sinserong sabi nito. You should be. Princess, he kissed her lips once again. Niyakap siya nito. He would love to be inside his arms forever. Kapag yakap-yakap siya nito ay napapanatag ang puso niya. I'm sorry kung nalita ko. Humilig siya sa dibdib ko. Naririnig niya malakas sa tibok ng puso nito. What happened to your wedding? Walang mangyayaring kasalan. He looked at her. At least, not if you're not my bride. She could see the sincerity in his eyes, and she couldn't feel any happier. She would love to be his bride, be his wife, and be the mother of his children. That's tempting, she said teasingly, her eyes smiling. Ngumiti lamang ito. So, how's your grandfather? He disowned me. Nagulat siya sa sinabi nito. Tumawa ito sa reaksyon niya. What? Ayaw mo na ba sa akin dahil pulubi na ako? Hinampas niya ito sa dibdib. Hindi ako nagpapatawa, Russell. Totoong itinakwil ka niya? Nag-aalalang tanong niya. He shrugged. I don't care, do you? Of course I do. This is not about the money. Tungkol to sa pamilya mo. Hindi ka ba malulungkot? Tanong niya. Paano ka? Mawawalan ka ng pamilya. Sila na lamang ang natitirang pamilya mo. No. He gazed at her lovingly. I already have everything I need right here in my arms. You. What more can I ask for? Russell. Alam na alam talaga nito kung paano siya pasasayahin. His words calm her. Naglaho na ang pag-aalala niya rito. Tinakbo ko mula sa mansyon hanggang dito. Natatawang sabi nito. Kasi alam ko naghihintay ka. Kinunutan niya ito ng noo. I gave up my car. Pati sarili mong pera? Nagkamot ito sa ulo. Engot mo! Natatawang biro niya. Tumawa ito pero bigla ring sumeryoso. Patawarin mo ako kung hindi agad ako nakarating. Umiling siya at bahagyang ngumiti. I'll wait for you forever, Russell. Really? Do you doubt me? No. Really? Well, kumunot ang noon nito na tila pinag-iisipan kung ano'y sasagot. Not really.
Naningkit ang mga mata niya. Ano? Tumawa ito at payakap na hinila siya pahiga sa sementadong kalsada. Napairit siya sa ginawa nito. Kapag kuwan ay kapwa na sila tumatawa. Sabay silang huminto sa pagtawa at tinitigan ang isa't isa. I love you. Madamdaming sabi nito. Ngumiti siya ng malapad. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang katotohanan ng ipinahayag nito. I love you too, Russell. I know. You do? Gulat na sabi niya. You can pretend in front of others, but never to me, princess. Mayabang na sabi nito. Nagkatawanan sila. They shared the most wonderful kiss in the world. She would savor this feeling for now. Pero gagawa siya ng paraan para maging maayos ang lahat para dito. Habang wala pa nakikitang bahay si Russell, ay pansamantala siyang nakituloy sa bahay ni Oreo. Kahit binawi na ng lolo niya ang kotse at credit card niya, ay hindi naman siya gaanong naghirap dahil bago pa siya pumasok sa kumpanyang ito, ay nag-ooperate na ang business nila ni Oreo. Gagamitin niya ang naipon niya mula sa kinita ng negosyo nila para sa pagpapatayo ng bahay sa lote na matagal na rin niyang nabili. He was ready to start a new chapter in his life. At kasama niya roon si Sarah, ang babaeng pinakamamahal niya, his princess. Inabala niyang sarili sa pagtatayo ng magiging love nest nila. Balak na niyang mag-propose dito. Sa katunayan, nakabili na siya ng singsing para dito. Ang napili niya ay isang pearl ring na may nakatampok na diamond sa gitna. "San ka galing, mahal na prinsipe?" tanong sa kanya ni Oreo. Lumabas ito mula sa kusina. May dala pa itong isang pinggan ng kanin at ulam. Nahawa na ito kay Sarah sa pagtawag sa kanya ng ganun. Umupo ito sa tabi niya at nagsimulang kumain. Mahilig itong kumain sa sala, kahit may dining area naman. Nag-shopping, nakangising sagot niya. Halatang namamanghang tumingin ito sa singsing na hawak niya. Tinititigan kasi niya yon nang lumapit ito. Tama bang iniisip ko? Tanong nito na hindi inaalis ang tingin sa singsing. Nakangiting tumango siya. Yes. Excited na siyang makita ang magiging reaksyon ni Sarah kapag nakita nito ang singsing at nag-propose siya. But he was nervous at the same time. Hindi pa nila napag-uusapan ang tungkol sa kasal. Kaya hindi niya alam kung ano magiging sagot nito kapag bigla siyang nag-propose. Isang bagay ang sigurado siya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya ito napapapayag sa gusto niya. Sumipol si Oreo. You're really hooked, man, sabi nito. Yes, I am. Proud na pag-amin niya. At wala na akong balak na kumawala kay Sarah. Kailan ka naman magpapropose? Curious na tanong nito. Actually, sa kanila nga ako dapat tutuloy ngayon eh. May nakalimutan lang akong ibigay sa iyo kanina sa shop. Iniabot niya rito ang listahan ng mga order na natanggap niya kaninang umalis ito ng shop. Kinuha nito ang papel at pinasadahan ng basa. Pagkatapos ay ibinaba nito yon sa coffee table at ipinagpatuloy ng pagkain. Tumayo na siya para umalis. God bless, tol. Pahabol na sabi nito. Salamat, pare. Pagkasabi nun ay lumabas na siya ng pinto. Wala pa siyang sasakyan kaya nag-commute na lang siya papunta sa bahay ni Sarah. Pagdating niya roon ay inabutan niya ang mama nito at ang kapatid sa sala. Nililinisan ni Aina ang kuko sa papa ni Mama Romina. Nasaan po si Sarah? Tanong niya. Napalingon na mga ito sa kanya. Hindi ba siya sa iyo nagpunta? Nagtatakang tanong ng ginang. Napakunot-noo siya. Maghapon niyang hindi nakita si Sarah dahil nagbantay siya sa tindahan. At pagkatapos ay pumunta siya sa jewelry store para bilhan ito ng singsing. Hindi po, hindi pa po ba siya umuwi? Tinignan niya ang oras sa kanyang relo. Alas 8 na. Dapat sa mga oras na yon ay nakauwi na si Sarah dahil hanggang alas 6 lamang ang shift nito. Ang sabi sa akin ni ate kagabi, plano raw niya ang kausapin ng lolo mo. Sabi ni Aina. Huwag ko nga raw sabihin sa iyo eh, pero kinakabahan ako sa sasabihin ng lolo mo, kaya hindi rin ako mapakali. Sunduin mo na kaya siya sa inyo? Sa lolo niya? Ano naman ang sasabihin ni Sarah sa lolo niya? Kaya ba ilang beses mo nang nadidiinan ang ingorn ko? Tanong ni Mama Romina sa anak. Sorry na, ma. Susunduin ko na lang po si Sarah. Wala sa loob na sabi niya. Sige anak, ikaw na ang bahala sa anak ko. Natitilihang lumabas siya ng bahay. Ano na naman kaya ang pinabalak ng mahal na prinsesa niya?
Inilibot ni Sarah ang tingin niya sa loob ng study room. Inihatid siya roon ng isang kawaksi nang hanapin niya si Don Timoteo. Sabihin mo nang sadya mo, miss. Motoridad na sabi ng Don. Napatingin siya rito. Yun ang unang pagkakataon na nakaharap niya ito. Nang pumasok sa isip niyang dahilan ng pakikipag-usap niya rito, ay bigla siyang nagduda sa sarili kung mahihikayat ba niya ito na makinig sa kanya. Pero para kay Russell ay gagawin niya lahat. Bumuntong hininga siya bago nagsalita. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy, sir. Panimula niya. Isa lang ho ang dahilan ng pagpunta ko rito sa inyo. Pabalikin niyo na po rito si Russell. Alam niya na masaya si Russell sa pagpili nito sa kanya. Masaya sila sa piling ng isa't isa. Pero alam din niya kung gaano nito kamahal ang lolo nito. Gusto niyang maging maayos ang lahat para dito, kaya siya nagpa siyang kausapin ng lolo nito. Bakit naman kita susundin? Nanguuyam na tanong ng Don. Hindi ba dapat natutuwa ka na ikaw ang pinili niya? Sa halip na ang pamilya at obligasyon niya? Eh, hindi niyo po alam kung gaano ako kasaya na pinili ako ng lalaking mahal na mahal ko. Pero alam ko rin ho na nalulungkot siya dahil kailangan niya mamili sa ating dalawa. Mahirap po yung para sa kanya. Kahit hindi siya magsalita, alam kong hindi rin niya gusto ang mga nangyayari. Nagulat siya nang tumawa ito. You make yourself sound so noble. Hindi niya maintindihan ang sinabi nito. Balak mo na ba siyang ibalik sa akin? Sir, hindi ho bagay sa apo niyo na. Kung ganun, hihingi ka ng tawad? Noon niya lubos na naunawaan ang sinabi sa kanya ni Russell na matigas ang puso ng lolo nito. He was very stubborn and self-centered. Huminga siya ng malalim. I don't think I have to apologize to you, sir. At ganun din si Russell. Wala siyang ginawang kasalanan sa inyo para kontrolin niyo ang buhay niya. Sa palagay ko po, kayo pa nga ang dapat na humingi ng tawad sa kanya dahil pinipilit niyo siyang gawin ang isang bagay na hindi niya gusto. You're pushing him away from you. Sa palagay ko, ilabas ka na sa ginagawa ko, miss. Maging sa mga plano ko para sa aking pamilya. Hindi natitinag na sagot nito. Parang wala itong narinig at pakialam sa sinasabi niya. Ganun pala ang pakiramdam ng makipag-usap sa taong mas matigas pa ang ulo kaysa sa kanya. Para siyang nakipag-usap sa pader. Sa totoo lang, malapit nang maubos ang pasensya niya. Hindi pa po ba kayo natuto sa nangyari sa anak niyo? Hindi na napigil ang sabi niya. Pwede naman kayong makinig paminsan-minsan. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng reaksyon ng mga mata nito. Nanlisik ang mga yon. Pinangangaralan mo ba ako sa sarili kong pamamahay? Napakalakas ng loob mo. Why are you so desperate na patawarin ko ang apo ko? Dahil ba nabiko kang makuha si Vince? Kaya si Russell naman ngayon ang ginagamit mo bilang tiket para makapasok sa mundo ng mga elitista? Panghahamak nito sa kanya. Natigilan siya sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala na ganun ang iniisip nito tungkol sa kanya. Labi siyang nainsulto kaya tumalim ang tingin niya rito. Never mind that he was Russell's beloved grandfather. Masyado siyang napapahiya sa sarili dahil sa pagpapahamak nito. Nagbago na ang kanyang isip. Hindi na niya ito pakikiusapan na muling tanggapin si Russell. Ginawa niya na ang makakaya niya. Pero pang insulto lamang sa kanyang pagkatao ang napala niya. She had nothing to prove to the old man. Hindi ho lahat ng tao katulad niyo na puro pera at kapangyarihan ang nasa isip. Sabi niya. At wala akong kailangan patunayan sa inyo. Masaya ako na mahal ako ng lalaki mahal ko. Pumunta ako rito para gawing ganap ang kaligayahan niya at patunayan sa kanya kung gaano ko pinahahalagahan na maging masaya siya. Eh, hindi para tanggapin ang pang-insulto mula sa inyo. Nakakapanghinayang lang na sa tagal na ninyong nabubuhay sa mundo, hindi pa niyo nararanasan ang kaligayahan tinutukoy ko. Hindi yun mabibili ng kayamanan at kapangyarihan niyo. Ipinaunawa yun sa inyo noon ng anak niyo. At ngayon muling ipinapaunawa sa inyo ng apo niyo. Siguro kung susubukan niyong talikuran ang kinang ng salapi at kapangyarihan, magiging malinaw sa inyong lahat. Hindi ito sumagot, nanatili lamang itong nakatingin sa kanya. She guessed that was it. Sinubukan niyang paliwanagan ito pero bigo siya. Mukhang uuwi siya nang walang napala. Nagkamali po ako na pumunta pa ako rito. Matatag pa ring wika niya. Mukhang tama lang na itinakwil niyo si Russell. Hindi ko na po siya pababalikin dito sa inyo. Wala na hong bawian, sir. Sa akin na po siya ng buong buo.
Bumukas ang pinto ng study. Nalingon na niya si Russell na hinihingal na pumasok doon. Sarah! Russell! Paano nito nalaman na nandun siya? Bigla niyang naalala na sinabi nga pala niya kay Aina ang plano niya. Madaldal talaga ang kapatid niya. What are you doing here? Naglaka dito palapit sa kanya, sinuliapan pa nito ang lolo nito. Well, gusto ko sanang pagbatiin kayong dalawa, pero nagbago ng isip ko. Total, mas gusto mo naman sa piling ko, hindi ba? Ngumiti ito, waring nauunawa ng nangyayari. Humarap siya sa lolo nito. Wala na siguro akong trabahong aabutan sa Lunes. But you don't have to bother firing me, sir. I'm resigning. Nakataas noong wika niya. Alis na po kami, lolo. Paalam ni Russell. Nakangiting inilahad nito sa kanya ang kanang kamay nito. Umuwi na tayo. Nakangiting tinanggap niya ang kamay nito at walang lingon-likod na lumabas na sila ng study room. Akala ko kung ano nang ginawa mo rito. Sabi nito nang pababa na sila ng hagdan. Magkasalikop pa rin ang mga kamay nila. Akala ko isasauli mo ako kay lolo. No way! Hindi kita isasauli sa kanya. No. Gusto ko lang na magbati na kayong dalawa. Pero mukhang hindi marunong makinig ang lolo mo. Nakasimangot na sabi niya. Tumawa ito ng malakas. Sayang, hindi ko nakita ang pag-uusap niyo. Tapang mo talaga. Kung alam lamang nito ang kabog ng dibdib niya habang kaharap niya ang lolo nito, ngumiti na lamang siya. Thank you. Pinisil nito ang kamay niya at pagdating nila sa landing ng hagdan ay humarap ito sa kanya. I knew you wanted me to feel better. Nagkibit balikat siya. Well, I tried. Kaya lang bigo ako eh. Okay ka lang ba talaga? Oo naman, I'm okay. Tinitigan siya nito. But you know, what will really make me feel better? She waited for his next words. May inilabas ito na kaheta at binuksan nito yun sa harap niya. If you would say yes to my proposal. Namilog ang kanyang mga mata habang nakatingin sa singsing. Let's get married. Pagkarinig niya sa sinabi nitong yun, ay nag-init na ang mga mata niya. Kahit kailan talaga wala ka sa timing. I just can't wait to have you forever. Napapangiting sabi nito. So, yes na? Natatawang niyakap nito. Hindi rin talaga atat ang boyfriend niya. Kung sa bagay, pareho lamang sila nang nararamdaman. She was dying to be with him forever too. Gumanti ito ng yakap sa kanya, hinalik-halikan pa nito ang buhok niya. You know, I would like to have some loving. But I think we really need to go, princess. Oo nga pala, naroon pa sila sa mansyon ng lolo nito. Right. Natatawang sabi niya. Lumayo na siya rito, pero bago pa siya makahakbang, ay nanakawan na siya nito ng halik sa mga labi. Ngumisi pa ito bago isinuot sa daliri niyang singsing. It fit perfectly on her finger. Magkahawa kamay na silang naglakad palabas ng mansyon, pero pinigilan silang lumabas ng gwardiya. Hindi pa raw sila pwedeng umalis. Nang tanungin nila kung bakit, amay sumulpot na katulong sa likuran nila. Kasunod nito si Don Timoteo. They watch him slowly walk towards them. Huminto ito sa harap nila. Ano na naman kaya ang sasabihin nito sa kanila? Humarap ito kay Russell. You have a lovely feisty woman there, apo. Nagulat pa sila nang bigla itong umiti at saka siya tiningnan. You've earned my respect, young lady. And welcome to the family. Her jaw dropped. Parang may nangyaring milagro. Lolo? Matanda na ako, apo. Pero parang wala akong pinagkatandaan. Sabi nito kay Russell. Tumatak sa isip ko ang mga sinabi sa akin ng kasintahan mo. Nakita ko rin sa inyo, sa mga mata ko, ang isang bagay na hindi ko kailanman naranasan sa tanang buhay ko. Tiningnan uli siya nito. Miss Sarah, alam ko na may kasunduan na tayo, pero maaari mo bang kalimutan na ang mga sinabi mo? Saglit siyang naguluhan sa sinabi nito, pero bigla rin siyang napangiti. Hindi ko po ugaling sumira sa pangako, pero alang-alang po sa apo niyo. Sige po, binabawi ko ng sinabi ko, makakabalik na po si Russell sa pamilya niyo. Tumango ito. And I'm not accepting your resignation. Alam kong asset ka ng kumpanya. In fact, ngayon ay iniisip kong pag-reportin ka sa main office. Kailangan ka namin para sa mas malalaking proyekto namin. Nanlaki ang kanya mga mata. She was being promoted. Well, napangiti siya kay Russell. Nakangiting tumango ito.
Nang muli siyang humarap sa doon, ay nakangiting tumango rin siya rito. I'd love to. Inilahad nito ang kamay sa kanya, tinanggap niya yon at saka siya yumakap dito. Tila nagulat naman ito pero gumante rin siya ng yakap sa kanya. Pagkatapos ay kay Russell naman siya humarap. Russell was smiling widely at her. He took her hand and kissed her. After that, everything seemed to fall into place. Pagkalipas ng 6 buwan ay nagpakasal na sila ni Russell. Naging maayos na rin ang relasyon nito at ng lolo nito. Sa katunayan ay suportado na ni Don Timoteo ang graphic design store ni Russell at nag-invest pa ito roon. Malaki na rin ang naging pagbabago niya. Hindi na siya natatakot na i-express ang totoong saloobin niya. Ano pa ba ang dapat niyang ikatakot? Kahit i-reject siya ng buong mundo, alam niya na nasa tabi lang niya si Russell, natatanggapin siya ng buo, kahit ano ang mangyari, at kahit sino pa siya. Sa isang relasyon, hindi nasusukat ang tagal ng relasyon para masabi mo kayo talaga ang nakatakda para sa isa't isa. Importante ba yung I love you? Para sa akin kasi mas importante ka. Paano kung masasabi yung word na I love you kung wala ka? Love is not by saying I love you. It's about the care and attention which proves that your love is really true. Saying I love you doesn't necessarily mean that you love him. But saying nothing and doing everything to let that boy feel your love is the proper way of saying I love you. Love is a feeling, not a word. You really shouldn't say I love you unless you mean it. But if you mean it, you should say it a lot. People forget. Para sa mga taong pera na halos ang sinasamba. Ang pera ginawa para gastusin. Ang pagkain ginawa para kainin. Ang puso mo ginawa para sa akin. Some people are just really meant for us. We don't have to wait. We'll just sit and relax. God will give us the best when we least expect it. So don't worry kung hindi pa siya dumarating. He'll come in God's perfect time. To show that love is true, stop talking. Start showing and feeling. No matter how you tell the person that you love them, they won't believe when there's no action. When you love, show it with action, not with words. Bakit nga ba tayo nagmamahal? Simple lang, kasi may pakiramdam tayo. At dito na po nagtatapos ang love story nila Sarah at Russell na pinamagatang Scheming Pretentious Princess. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa love story nito. Sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana ay muli niyong subaybayan ang mga susunod pa naming love story na ihahandog para sa inyo. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.